Malapit na nga palang mag-eleksyon. Pastor Cho, sinong pinaplano mong iboto? Pare-pareho lang sila, hindi ba? Pareho rin kahit sino pa ang manalo. Sino ba ang magaling sa mga kandidato? Parang tinitingnan lang dito kung aling iglesia ang mas makapangyarihan. Ay, alam nyo, kailan lang nabalitaan ko na sina Pastor Lee at Pastor Yun daw, nagawa nilang siraan ng isa't isa. Yung isa raw may kabit, yung isa nagbubulsa ng pondo. Ganon talaga karumi, pag malapit na ang eleksyon. Yung mayayaman nagiging masyadong mayabang pag mag-eeleksyon. Sa bandang huli, yung pinakamalakas ang koneksyon ng nananalo. Ikaw, Pastor Cho, huwag ka lang dapat tumutok sa gawain ng pagmimisyon. Sa panahong to, palawakin mo na ang iglesia at ang impluensya nito. Kailangan makasama ka man lang sa pangkalahatang asosasyon. Mga kapatid, dapat nating alalahanin si Haring David. Ano ba ang isang bagay ang pinakagusto niyang gawin para sa Diyos? Alam niyo ba? Ang magtayo ng templo. Tama kayo. Ang magtayo ng templo para sa Diyos. Dapat nating sundin ang halimbawa na ipinakita ni Haring David at ang kanyang paghahangad sa pagtatayo ng templo para sa Panginoon. Amen. Maghahari tayong lahat. Kaagapay ng Diyos at pamamahalaan ang lahat ng mga bansa at mga tao. Hallelujah! Amen! Magdasal tayo bago natin sagutan ang mga form ng ating mga kontribusyon. O Ama sa Langit, sa sandaling ito, nais naming ihandog ng buong puso ang aming mga sarili para sa pagtatayo ng inyong templo. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Mga kapatid, dito sa iglesia, noong panahon ng kautusan, ang mga kasalanan ng mga tao ay nalinis sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Inalay din ni Panginoong Hesus ang kanyang sarili at tinubos tayo sa krus sa pamamagitan ng sarili niyang buhay. Amen! Dahil sa gawaing ito lamang ng Panginoong Hesus, lahat ng mga kasalanan natin ay napatawad ng lubusan. Kaya tayong lahat ay natubos. Amen. Mag-alay tayo ng pasasalamat at papuri sa Panginoon. Maupo ka. Wala masyadong mananampalataya sa pagpupulong ngayon. Ang ilang mga diakono at mga elder, matapos po na ng halaga ng iaalay nila, hindi nila kinumpleto yun at naging tahimik at mahina. Alam ko rin ang nangyari ngayon. Pero wala na bang ibang paraan? Hindi ba yun ay para buhayin muli ang iglesia? Pastor Cho, ang pagpapalawak lang ba ng iglesia ang tanging paraan para dakilain ng Panginoon? Ang pagbuhay bang muli sa iglesia
ay nangangailangan ng isang malaking simbahan? Ang paggawa ba nito ay ayon sa kalooban ng Panginoon? Sa totoo lang, sumasama din ang loob ko. Pag nakikita kong ganito ang iglesia, pakiramdam ko, meron pa rin akong kayabangan, kasakiman, selos at pagkalito. Sa makatuwid, madalas akong naguguluhan dahil hindi ko alam kung matutuwa ba ang Panginoon sa iniisip ko o sa gagawin ko. Magkasama tayong naglingkod sa Panginoon ng maraming taon. Siyempre naman, naiintindihan kita. Alam kong kumikilos ka ayon sa konsensya mo. Ilan taong kong ginustong mabuhay tulad ng buhay ng Diyos. Nag-aayuno at nagdarasal ng madalas. Buong gabing nagpapasa ng Biblia. At ginagawa ang lahat para mahalin ang Diyos at ibang tao. Alam ko rin yan. Pero nakatali pa rin ako sa kasalanan. Hindi ako makawala ni hindi ko na kayang isagawa ang mga ipinapangaral ko. Nabubuhay ako sa siklo ng pagkakasala sa araw at pagsisisi sa gabi. Pastor Cho, masyado kang matapat. Hindi lang sinasabi ng mga tao. Sa totoo lang, makasalanan tayong lahat. Sino ba sa atin ang nakawala sa kasalanan? Pwede lang tayong humingi ng awa sa Panginoon. Alam mo, tama ka. Noong pa man, hinahanap ko na ang sagot sa tanong na ito. Kahit seryoso akong naghahanap at nakikipag-usap sa maraming pastor, hindi ko pa rin nakita ang daan. May iba ako. Bumuti na bang lagay ng asawa mo? Bakit laging gabing-gabi ka na umuwi? Alam mo may sakit ako. Wala ka lamang pakialam sa pamilyang ito? Bakit hindi ka magsalita? Puro ka pakikipag-usap sa mga kapanalig natin. Pero pag umuwi ka, wala kang sinasabi! Jinyong, bilang pastor, kailangan ko magbasa ng Biblia at mangaral. At kailangan ko ring lutasin ang mga problema sa iglesia. Paano ko magagawang manatili sa bahay sa lahat ng oras? Talaga? Baka naman ayaw mo lang akong kausapin, ha? Jinyo, maraming bagay sa iglesia na kailangan kong asikasuhin. Kailangan mo maintindihan. Kung hindi, sinong iintindi? Hello, Deacon Song. May dadalawin tayo ngayon? Oo, alam ko. Papunta na ako ngayon din. Bye. Saan ka pupunta? Sa bahay ni Brother Min. Gabing-gabi na. Narinig ko naman kami nag-usap. Sumagot na ako sa kanya. Huwag kang umalis! Uuwi ako kagad. Tigilan mo na to! Hindi! Bumalik ka! Hindi na rin nagpupunta si Brother Min. Oo, tama ka. Pastor Cho.
Kumusta na ngayon ang sakit ng asawa mo? Ganun pa rin. Matagal na natin siyang ipinagdarasal. Bakit kaya hindi na lang muna kayo magbakasyon? Ako na ang magsasabi sa iglesia. Tara na. Umalis na tayo. Pareho kayong hindi na nagsisimba. May problema ba? Medyo naging abalal lang kami. Kahit anong abala nyo, kailangan nyo pa rin dumalo sa mga pulong natin sa iglesia. Oo, naiintindihan ko. Pastor Cho, tingnan mo nga ito. Brother, ano ito? Nakuha ko lang yan sa pasukan ng subway. Sa tingin ko, magandang pagkakasabi. Ang 6,000 taon ng planong pamamahala ng Diyos ay malapit ng magwakas at ang pintuan ng kaharian ay binuksan na para sa lahat ng naghahangad sa pagpapakita ng Diyos. Minamahal kong mga kapatid, ano pa ang inyong hinihintay? Ano pa ang hinahanap niyo? Kayo ba ay naghihintay sa pagpapakita ng Diyos? Kayo ba ay naghahanap ng mga bakas ng paa ng Diyos? Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos? Hindi ba sila ang nagpapatotoo ng pangalawang pagdating ng Panginoong Hesus? Narinig kong nagpatotoo sila na ang Panginoong Hesus ay nagbalik na at nagsagawa ng bagong yugto ng gawain. Hindi ito lubosang umaayon sa Biblia. Sinasabi nila na talagang dumating na ang Panginoon. Kailan dumating ang Panginoon? Bakit hindi namin nakita ang pagdating niya? May batayan ba ito sa Biblia? Pastor Cho, Elder Ann, nabasa ko na ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sa palagay ko, bago yon at malalim. Brother Min, alam mo dapat ang tama at mali. Maapektuhan ang katapusan natin ng pangalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Kailangan nating seryosohin ang bagay na yon. Marami na tayong mga kapatid sa iglesia na naagaw na nakidlat ng silanganan. Talagang nakapagtataka kung bakit yun nangyayari. Nagpatotoo sila na gumawa ang Diyos ng bagong gawain. Brother Min, pag-isipan mo itong mabuti. Nakumpleto na ang gawain ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Bakit pa siya gagawa ng iba sa pagbabalik niya? Oo nga! Alam naman natin na pinatawad na ng Panginoon ang lahat ng kasalanan natin. Tama ka. Iniligtas na niya tayong lahat. Kung gawa nga talaga ng Diyos sa mga bagong gawain, at kung ligtas na nga tayo, hindi ako sigurado. Pastor Cho, ganun din ako. Kung totoo ang mga salitang ito, hindi yun mga ordinaryong bagay lang. Mukhang tanggap na ninyo ang mga sinabi nila. Mula ngayon, huwag nyo na silang kausapin. Manalangin kayo sa Panginoon at humingi ng tawad.
Sina Pastor Lee at Pastor Yun daw, nagawa nilang siraan ng isa't isa. Yung isa raw may kabit, yung isa nagbubulsa ng pondo. Hindi ka pwedeng umalis! Uwi ako agad! Hindi! Tigilan mo na ito! Bumalik ka! Panginoon, ang makita ang mga ganito, kasamang bagay na nagyayari sa aming iglesia. Nasasaktan ako at nalilito, pero hindi ko na alam ang gagawin. Nagkakasala ako dahil hindi ko kayang pagtiyagaan at mahalin ang asawa ko. Gutom at uhaw ang espiritu ko. Walang liwanag ang pangaral ko. Hindi ko matulungan ang mga kapatid ko. At di ako nadala sa panalangin. Panginoon, nasaan ka na? Saan ka pumunta? Kailangan kita. Talaga bang pinag-isipan mo tong mabuti? Naghahanap ako at nagdarasal pa rin sa Panginoon. Alam mo, hindi ko sinadyang gawin ito. Pero sa sama na nangyayari sa iglesia, ayoko maging katulad nila. Ang mga kapanalig mo, buo ang puso sa pangangaral at gawaing misyonaryo. Ang iglesia ay lalong sumisigla. Walang away, inggitan, at problema. Matutuwa ang Panginoon. Ang mga kapatiran ko sa iglesia namin, hindi pinapansin ang pangangaral at gawaing misyonaryo. Ang gawa lang nila, bumuo ng grupo at makipag-away. Ano bang iglesia ang walang away sa panahong ito? Pag hindi ako pumayag sa kanilang ginagawa, tinuturing nila akong isang hadlang sa kanila. Talaga? Alam mo, inggit na inggit ako sa iyo. Pastor Han. Pwede ba akong pumunta sa iglesia mo para mangaral? Anong sinasabi mo, Pastor Cho? Nagsikap ka para itayo ang iglesia mo at marami na ring napagtagumpayan. Hindi ba sumasali rin kayo sa gawaing misyonaryo? Ang tanong ay hindi tungkol sa kung mapapasigla pa ang iglesia. Ito ay kung kaya natin na mabuhay ng matuwid sa harap ng Panginoon. Kung totoo ka sa Panginoon, ang Panginoon na mismo ang gagabay sa iyo sa tunay na landas. Sa ngayon, mabuti pang huwag kang padalos-dalos ng desisyon. Dumalo ka at tumulong sa pagsasanay namin sa pangangaral. May pagsasanay kayo? Oo, sa ngayon. Nag-imbita kami ng isang sikat na profesor sa teolohiya mula sa Chongqing University. Maraming natutunan ng bawat isa. Talaga? Tingnan mo ito. Ito ang kurso sa pagsasanay. Aba, mahusay ito. Susubukan ko. Nabalitaan ko na si Pastor Cho ay lumipat na sa ibang iglesia. Mabuti naman. Pastor O,
dumating na ang panahon para ikaw ay itaas na ng Diyos. Hindi pa yan sigurado. Mahigit 20 taon na sa iglesia si Pastor Cho. Iginagalang siya ng marami. Pinakikinggan siya ng lahat ng kapanalig natin. Pastor Cho, balita ko nilipat ka na ng iglesia. Ang bilis ko malat ng balita. Saan mo naman narinig yan? Lumikom ako ng 200 milyong won para palawakin ang ating iglesia. Gamitin mo sa gawain misyonaryo mo. Hindi yan para sa ibang layunin. Pero piliin mo ako bilang kapalit mo. Pastor O, huwag ka mag-alala. Darating din ang araw na yon. Oo nga. Tama siya. Pastor O, gagawin namin ang lahat para tulungan ka. Huwag kang mag-alala, Pastor O. Pastor O, maayos din ang lahat. Pastor Park, nakasulat sa Biblia. Sabi, ang salapi mo ay kasama mong mawawala dahil iniisip mong mabibili ng pera ang kaloob ng Diyos. Ang iglesia ay pag-aari ng Diyos. Hindi natin dapat gawing pugad ng mga magnanakaw. Tama ang sinabi mo, Senior Cho. Pero kailangan ng iglesia na magkaroon ng papalit sa iyo, hindi ba? Pastor Park, ihahanda ng Panginoon ang lahat para sa atin. Hindi to bagay na kailangan mong pakialaman. Pasensya ka na. May mga kailangan pa akong asikasuhin. Aalis na ako. Teka, sandali lang, Pastor Cho. Pastor Cho! Sige, yan ang gagawin natin. Sige. Nandito kami para tumayo sa mga puro. Pinatawag niyo kami ngayon. Hindi kami pasok. Teka lang. Ano ko ba naman? Bakit mo ako pinatulong? Tama na! Ano ba kayo? Hindi ba kayo nahihiya sa inaasal ninyo? Ano nangyayari? Elder Ann, huwag ka makikialam dito. Sister Ann, halika. Deacon Kim, sabihin mo sa akin. Sige. Ano bang nangyayari rito? Elder Bakit ayaw niyo kami papasukin? Dadalo kami sa talo. Bawal pumasok ang erehe. Ba't sinasabi mong erehe kami? Desisyon ito ng iglesia. Alam mo, mula sa oras na ito, si Pastor O na ang punong pastor. Hindi pwedeng maging punong pastor si Pastor O dahil katulong na pastor Tapos lang siya Tapos na ang usapang ito. Umalis na kayo, mga erehe. Ay, hindi. Sige na. Kami ginagawa. Ano ba kayo? Huwag kayo magpumili. Huwag natin sila tanggapin. Umalis sa pulo. Ano ba kayo? Sari ka na si Pastor Cho. Si Pastor Cho, naghati sa iglesia. Umalis ka! Umalis ka! Tuta ka ng mga erehe. Lumayas ka! Lumayas ka! Tumahimik kayo! Akala niyo ba hindi ko alam kung anong intensyon niyo? Malinaw sa akin! Pastor O, kailangan mo magpakababa ng ganito para makuha ang gusto mo? Kaya kong tumigil sa pangangaral doon sa pulpito, iwanan ang iglesyang ito ngayon. Mabuti naman! Sige na, makakaalis ka na! Umalis ka na rito! Pero mali! Napagbintangan at gawan niyo ko na kung ano-anong kwento! Tumanggap ka ng irehe ka na lahat! Mali kayong lahat! Kaya ko itong sabihin sa inyo, wala akong ginawa para hatiin ang iglesia o talikuran ng Panginoon. Naiintindihan niyo? Umalis ka na! Sinungaling! Hindi ba ito paghahati ng iglesia? Sige na, umalis ka na! Huwag ka na babalik! Sige na! Alis na! Hindi ka namin kailangan dito! Hindi ka kailangan dito! Umalis ka! Huwag ka na umalis! Panginoon, hanggang ngayon, hindi ko naiintindihan ang kalooban mo.
Ngayon, sa iglesia, mayroong inggitan at mga awayan. May paninirampuri at pakikipaglaban para sa kasikatan at mapapakinabangan. Panginoon, naguguluhan na ako dahil pinahihirapan ako ng todo ng mga suwail na yon. Mahal kong Panginoon, talaga bang hayaan mo akong iwanan ng iglesyang ito? Panginoon, Panginoon, umaasa na lang ako na makita ang mga yapak mo na susundan ko. Panginoon, nagmamakaawa ko sa iyo. Pakinggan mo ang panalangin ko. Ano ang dapat kong gawin? Sa mga salitang ito, naalala ko si Pastor Cho. Matapos ang huling pag-uusap namin, umalis siya agad nang wala ng imbestigasyon. Nang hinayang talaga ako noon. Ah, si Pastor Cho. Ilang beses mo na rin nabanggit sa amin si Pastor Cho. Kumusta na nga ba si Pastor Cho ngayon? Balita ko, matapos siyang umalis sa dati niyang iglesia, nagtayo na lang siya ng bagong iglesia. Pero nagkakaproblema pa rin siya. Mahigit 10 taong ko nang kilala si Pastor Cho. Inaamin ko, isa siya sa matitibay na pastor na nakilala ko sa buong buhay ko. Maraming salamat sa Diyos, Brother Min. Sinasabi na makapangyarihan Diyos dahil ang layunin ng gawain ng Diyos ay ang iligtas ng tao. Sa oras ng gawain ng pagliligtas ng Diyos, ang lahat ng taong maaaring iligtas ay ililigtas niya hanggang sukdulan. Walang sino man sa mga maaaring iligtas ang itatapon. Ang intensyon ng Diyos ay gawin ang abot na makakaya niya para iligtas ang tao. Umaasa talaga kami na magpapatuloy pa rin siya sa pagsisiyasat. Sana. Kahit na si Pastor Cho ay may konti ng paniniwala tungkol sa bagong gawain ng Diyos, mayroon siyang magagandang katangian at isang tao na tunay na nananalig sa Diyos. Ang lihim na pagdating ng Diyos at ang gawain niya sa mga huling araw ay inihayag niya sa mga matatalinong birhen. At ito ay ang magnakaw ng kayamanan bilang isang magnanakaw. Hanggat ang isang tao ay tunay na naghahanap sa Diyos, hindi sa susukuan ng Diyos kailanman. Tama. Magtakda tayo ng araw para dalawin siya. Sige, bayag ako. Kokontakin ko siya sa mga susunod na araw. Magandang ideya yan. Mabuti pa ipagdasal natin siya at ang pagdalaw natin sa kanya. Tama, sige, magtakda tayo ng araw tayo para dalawin siya. Ano ang kailangan natin gawin para makamit natin ang buhay na walang hanggan? Basahin natin ang isa pang sipi ng banal na kasulatan. Sinasabi sa Efeso, Kabanata 2, Talata 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Totoo nga yun. Hanggat mayroon tayong pananalig, siguradong maliligtas tayo. Amen. Yun ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Amen. Tinubos tayo ng Panginoon nung inalay niya ang buhay niya sa krus. Kung tayo'y nananalig sa Panginoon, sundin natin, pagtiwalaan at titingalain ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, kumanta tayo ng isang awit ng Ebanghelyo. Brother Min, tungkol sa pagbabalik ng Panginoon at sa ginawa niyang bagong yugto ng gawain, mas mabuting huwag na lamang natin yung pag-usapan. Nung huli tayong nagkita, paulit-ulit kong sinuri ang mga kasulatan.
Naniniwala ako na ito ay imposible mangyari. Dapat nakabatay sa Biblia ang pananalig natin sa Panginoon. Brother Min, hindi namin matatanggap ang sinasabi mo. Oo nga. Tinawagan ako ni Pastor Cho tungkol sa usaping ito. Nakakasiguro talaga ako na tama si Pastor Cho sa puntong ito. Hanapin mo pa ang Panginoon. Pastor Cho, Elder Ann, ang mga hindi pa nangyayaring eksena ng pagkasira ay nagaganap sa lahat ng iglesia. At sa ngayon, mas lumala pa ng mas lumala ang sitwasyon. Ang ganitong pangyayari ay dapat lang na pagtuunan natin ng pansin, hindi ba? Wala akong panahong mag-alala tungkol sa ibang bagay. Ang gusto ko lang ay alagaan ng mabuti ang bagong iglesia na kabubukas pa lang. Pag nanalig ako sa Panginoon, sigurado magsisimulang lumago ang iglesia. Pastor Cho, Elder Ann, lahat ng denominasyon at sekta ay dumaranas sa maraming problema. Ang mga iglesia ay mas lalo nagkakagulo at unti-unting napapabayaan at nasisira. Ang mga magkakatrabaho ay nagpapasikatan at naglalamangan at nakikipagsabuatan. Ang mga nananalig ay nanlalamig sa pananampalataya, naghahangad ng kasiyahan ng laman at sumusunod sa mga uso sa mundo. Maraming tao ang nasaksihan natin na nagsisikap noong nagsisimula pa lamang. Ngayon, nagsawalang kibusi lang lahat at naging mahina. Dapat nating alamin kung ano ang pinagmula ng pagkasira ng mundo ng reliyon. Ano? Pinagmulan? Sabihin mo, ano nga ba ang pinagmulan? Ang pinagmulan ng lahat ay ang pagkawala sa iglesia ng gawain ng banal na espiritu. Mali ka. Walang katotohanan ang sinasabi mo. Huwag mong lahatin ang mga iglesia. May ilan ngang iglesia na naging katulad nga ng sinasabi mo. Naniniwala ako. Pero may ilan pang iglesia na pinangungunahan pa rin ng Diyos. Paano mo masasabing ang buong mundo ng relihiyon ay napabayaan dahil wala itong gawain ng banal na espiritu? Ang sinabi mo sa amin ay pagtatanggol lamang sa panig mo. May ilang mga iglesia na nakatutok sa gawain misyonaryo at puno ng biyaya. Lahat ng mga mananampalataya ay dumadalo sa mga pulong at nasa mabuting kalagayan. Pero sinasabi mo na wala silang gawain ng banal na espiritu. Malayo naman niya sa realidad. Sa totoo lang, para masukat kung ang iglesia ay may gawain ng banal na espiritu, hindi natin pwedeng pagbatayan ang pagiging masigasig at ang pinakikita mabuting asal na panlabas lang. Dapat natin itong ibatay sa kung kaya nilang makuha ang pantustos ng buhay at kung kaya nilang ipagpatuloy ang pagkakaroon ng bagong kaalaman tungkol sa Diyos. Kung ang mga tao ay kumakapit lang sa ilang mga salita at panuntunan at hindi sila kailanman nakakarinig ng anumang mga pangaral ng katotohanan, kung kahit kailan, hindi sila magkakaroon ng bagong kaalaman sa Diyos. Hindi natutustusan ang kanilang mga espiritu at hindi lumalago ang kanilang mga buhay at hindi nalulutas ang mga problema nila sa tunay na buhay. Hindi ito isang iglesia na may gawain ng Espiritu Santo. Tama siya. Hindi natin pwedeng tingnan ang mga bagay mula sa panlabas. Kailangan nating tingnan mula sa espiritual na kalagayan ng mga kapanalig natin. Sa realidad, ang buong mundo ng relihiyon sa ngayon ay nasa estado ng pagkasira at walang makikitang gawain ng banal na espiritu. Nagkatotoo ang propesiya sa aklat ng pahayag sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ay aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Nanggaling sa Biblia ang mga sinabi mo. Medyo may punto ka dyan. Pero ang iglesia ay lumalago kapag dumadanas ng pag-angat at pagbagsak sa loob ng 1,000 taon. Hindi ito umuunlad ng tuloy-tuloy.
Sa ngayon, nananamlay ang mga iglesia, pero pansamantala lamang ito. Hanggat totoo tayong nagsisisi sa Panginoon, nagpapalaganap ng ebanghelyo, hindi magtatagal, magiging masiglang muli ang iglesia. Pastor Cho, ang buong mundo ng relihiyon ay lumubog na sa pagkasira sa mga huling araw. Hindi ito masasabing isang panandaliang pangyayari. Dahil yun, sa pagtanggi ng tao na sundin at tanggapin ang bagong gawaing isinagawa ng Diyos. Sinabi mo na merong isinagawa na bagong gawain ng Diyos. Imposible. Hindi yan umaayon sa mga nakasulat sa Biblia. Ang iglesia ang katawan ng Panginoon. Walang ibang tiyak na paraan para muli nating pasiglahin ang iglesia, kundi ang umasa sa Panginoon. Pagdating naman sa problemang ito, siguro kailangan muna nating balikan ang eksena na nangyari noong panahon ng kautusan nang nasira ang templo. Alam naman nating lahat na ang templo noon ay puno dati ng kaluwalhatian ng Diyos ng Jehovah. Ang lahat na naglingkod sa Diyos na Jehovah sa templo ay mapitagan at magalang. Walang nanghahas kumilos nang hindi nag-iingat. Dahil may bababang apoy mula sa tuktok ng templo at susunugin sila hanggang sa mamatay. Pero hindi nagtagal, paano nagawa ng mga paring iyon na mag-alay na mga walang kwentang handog? Paano nagawa ng mga tao na magpalitan ng pera at magbenta ng mga hayop sa loob ng templo nang hindi man lang nila natitikman ang pagdisiplina o parusa ng Diyos? Dahil sa makatuwid, bakit ang templo ay naging pugad ng mga magnanakaw? Sige, sabihin mo sa amin ang dahilan. Dahil, noong panahong yun, tahimik na iniwan ng Diyos ang templo at nagsagawa na ng bagong yugto ng gawain sa labas ng templo. Nang matapos niya at makumpleto ang kanyang bagong gawain, hindi na kinatigan pang muli ng Diyos ang lumang gawain. Nang dahil nga ron, hindi na kumilos pa ang banal na espiritu sa templo at binantayan na lang na mabuti ang gawain ni Jesus. Sa panahong iyon, lahat ng sumusunod sa Panginoong Jesus ay dumanas ng kaligayahan at kapayapaan na hatid ng gawain ng banal na espiritu. At nagkaroon ng bagong landas para magsagawa at matamo ang pantustos ng buhay na tubig ng buhay. Para naman sa mga paring Hudyo, sa mga Fariseo sa templo, at mga taong kumapit sa mga kautusan at hindi tinanggap ang Panginoong Jesus, na wala ang disiplina at parusa ng Diyos dahil nawala sa kanila ang gawain ng banal na espiritu. Sa pagkawala na mga puso nilang may takot sa Diyos, ang templo ay naging pugad ng mga magnanakaw. Ito ang mga salitang sinasabi ng Biblia. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Jehovah, na magpapadala ako ng paggagutom sa lupain. Hindi ito ang paggagutom sa tinapay o hindi rin naman ang pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig sa mga salita ni Jehovah. Gayon din nga, ang tunay na dahilan kung bakit sira na ang mga iglesia ngayon ay dahil iniwan na ng Diyos ang mga iglesia noong panahon ng biyaya. Nagbukas din siya ng bagong panahon para magsagawa ng isang bagong yugto ng gawain, pero hindi nagpatuloy ang mga tao. Paano mo ikukumpara ang mga iglesia ngayon sa mga iglesia na itinayo? May 2,000 taon na ang nakakaraan. Dapat bang manalig lang tayo sa makapangyarihang Diyos para matanggap natin ang gawain ng banal na espiritu? Naku naman. Ang di manalig sa makapangyarihang Diyos ay nangangahulugan ng pagkamatay sa gutom at uhaw? Imposible naman mangyari yun. Pastor Cho, Elder Ann, makinig po kayo. May mga inalagaan din akong higit 100 mananampalataya dati. Pero hindi nagtagal, ang minsang lumalagong iglesia ay unti-unting nasira. Nung oras na yun, kahit may nagsabing nagbalik na ang Panginoon, hindi ko hinanap o siniyasat yun. Ang ginawa ko lamang noon ay dinoble ang pagdarasal ko at ang pagbabasa ng Biblia. Pero sa bandang huli, hindi pa rin ako nagtagumpay na makuha ang patnubay ng Diyos at ang kaliwanagan. Ang espiritu ko ay lalo lamang nanghina at nawala ng liwanag ang pangangaral ko. Pinanghinaan ng pananampalataya ang mga kapanalig ko
at sinalungat ang lahat na mabubuti. Dahil sa mga ito, hindi ko namalayan na palayo na sila ng palayo mula sa Diyos. Ang hindi ko inaasahan ng oras na iyon, sa panahong desperado na ako, ay nung tinanggap ko ang gawain na makapangyarihan Diyos sa mga huling araw. Nagawa ko magdilig at magtustos ng buhay habang tinatanggap ko ang pagkain ng aking espiritu. Ang mga mananampalataya na tinanggap ang gawain na makapangyarihan Diyos ay nakuhang muli ang gawain ng banal na espiritu at muling namuhay sa liwanag. Dahil sa salita na makapangyarihan Diyos, naunawaan ko na iniwan ng Diyos ang mga iglesia noong panahon ng biyaya at gumawa ng bagong yugto ng gawain. Kung tinanggihan nila ang gawain, mahuhulog sila sa kadiliman at mawawala ang gawain ng banal na espiritu. Gusto ng Diyos na lumayo ang mga tao mula sa relihiyosong mundo sa sirang syudad na ito at makasunod sa mga yapak ng gawain ng Diyos. Teka, meron akong babasahin na isang sipi ng salita ng makapangyarihang Diyos. Page 209. Gagawin ng Diyos ang katotohanan ito. Ipagagawa niya sa lahat ng tao sa buong sansinukob na pumunta sa harapan niya at sambahin ang Diyos sa lupa. At ang gawain niya sa ibang mga lugar ay titigil at ang mga tao ay mapipilitan na hanapin ang tunay na daan. Ito'y matutulad kay Jose. Ang bawat isa ay lumapit sa kanya para humingi ng pagkain at saka yumukod sa kanya dahil meron siyang makakain. Upang maiwasan ang pagkagutom, ang mga tao ay mapipilitan na hanapin kung saan ang tunay na daan. Ang buong komunidad ng relihiyon ay nagdurusa ng matinding pagkagutom. At tanging ang Diyos lamang ngayon ang siyang bukal ng buhay na tubig, ang nagmamay-ari ng umaagos na bukal na ibinigay para sa kasiyahan ng tao at ang mga tao ay lalapit at aasa sa Kanya. Dahil sa mga salita ng makapangyarihan Diyos, malinaw naming nauunawaan ang lahat. Ngayon, ibinalik ng Diyos ang gawain ng banal na espiritu mula sa mga iglesia ng panahon ng biyaya. At ibinigay niya ang lahat ng iyon sa mga taong nananatili sa kanyang mga yapak ngayon. Pinahihintulutan niya ang mga taong iyon na tanggapin na masaganang pantustos ng Diyos. Nakamtan din nila ang pagdidilig ng mga salita ng buhay at ang kanilang mga espiritu ay pinasigla. Bukod sa mga taong ito, ang mundo ng relihiyon ay nagdurusa sa pagkagutom. Iyon ang pumilit sa lahat ng tao na magsikap sa paghahanap ng tunay na daan at manatili sa mga yapak ng Diyos. Nang sa ganon, hindi sila tuluyang mahulog sa kadiliman at mawala ang kaligtasan ng Diyos. Pastor ko, hindi ko talaga matatanggap ang mga sinasabi mo. Ang pagliligtas ng Diyos ay matagal nang nakumpleto, kaya hindi posibleng gumawa ang Diyos ng bagong gawain, katulad na lang ng mga sinasabi mo sa amin. Ang pagkasira ng iglesia sa kasalukuyan ay pansamantala lamang at maayos din. Hangga't taus-puso kaming nagtatapat at nagsisisi, nagbabasa ng Biblia at nagdadasal sa Panginoon. Natural naming mapapalakas ang aming mga espiritu at ang aming iglesia ay sisigla. Sabi ng Biblia, malibang itayo ni Jehovah ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ni Jehovah ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Nagpakita ang Diyos sa mga huling araw, pero hindi siya tinanggap. Kaya kahit ano pang gawin ng tao, wala yung kabuluhan. Katulad na lang ngayon, iba-ibang grupo ang nag-iisip ng paraan kung paano bubuhayin at pasisiglahin ang iglesia. Ang iba, pinalalakas ang gawaing misyonaryo. Ang iba naman, pinalalakas ang pagsasanay ng pananampalataya. Ang iba naman... Sandali lang. Ano naman ang masama doon? Walang masama sa ginagawa nila. Pero ang tanong, ano naman kaya ang kalalabasan? Kahit mula sa labas, nakikita mukhang napakasigla ng iglesia at mukhang napakaaktibo ng kapaligiran. Nananatili pa rin ang pagod sa espiritu na mga nananalig at ang pagkasira ng iglesia. Ang nakakatakot pa, kahit na nakakagawa pa ng mga kasalanan ng mga tao,
wala man lang silang pagsisisi at disiplina sa kanilang mga espiritu, lalo silang sumasama. Ang mga pangyayaring iyon ay sapat ng patunay na ang pagkasira ng iglesia ay hindi lang gawa ng tao. Yun ay dahil hindi nagawang manatili ng tao sa mga yapak ng Diyos at tuluyan sila nawala sa gawain ng banal na espiritu. Ang mga sinasabi ng mga tao ng kidlat ng silanganan ay talagang mayroong katuturan. Kaya pala, napakarami mga kasamahan namin ang nakuha na nila. Hayaan niyo akong basahin ng isa pang sipi ng salita na makapangyarihan Diyos sa pahina 974. Sa bawat yugto ng gawain ng Diyos, mayroon ding mga kaukulang kinakailangan sa tao. Lahat ng nasa agos ng batis ng banal na espiritu ay nagtataglay ng presensya at disiplina ng banal na espiritu. At lahat ng sumasalungat sa agos ng banal na espiritu ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyong si Satanas at walang gawain ng banal na espiritu. Ang mga tumanggap sa bagong gawain ng banal na espiritu ay mabubuhay sa agos ng batis ng banal na espiritu, tatanggap ng pangangalaga at proteksyon ng banal na espiritu. Ang mga taong nagnanais na isagawa ang katotohanan ay napaliwanagan ng banal na espiritu. At ang mga taong tumatanggi na magsagawa ng katotohanan ay didisiplinahin ng banal na espiritu at maaaring mapaparusahan. Kahit anumang klase ng tao sila, hanggat sila ay nananatili sa agos ng batis ng banal na espiritu, ang Diyos ang aako ng responsibilidad para sa lahat ng tumanggap sa kanyang bagong gawain alang-alang sa kanyang pangalan. Ang mga tao na lumuluwalhati sa kanyang pangalan at handang isagawa ang kanyang mga salita ay tatanggap ng kanyang pagpapala. Ang mga taong sumusuway sa kanya at tumatanggi na isagawa ang kanyang mga salita ay makatatanggap ng kanyang parusa. Dahil sa mga salita ng Diyos, napapansin natin na ngayon ang buong mundo ng relihiyon ay bumagsak na sa pagkasira. Dahil lumipat ang gawain ng banal na espiritu pero hindi ito tinatanggap ng tao. Kaya nahulog sila sa kadiliman. Maniwala kayo, nagsagawa ang Diyos ng bagong yugto ng gawain. Ito ang katotohanan ng hindi maipagkakaila. Wala ka nang binanggit kundi bagong gawain. Ano bang bagong gawain ang tinutukoy mo? Elder Ann, maupo ka. Huminahon kayo. Makinig muna kayo mabuti. Sa mga huling araw, ang gawain ng Diyos ay hatulan at linisin ng tao sa pamamagitan lang ng pagtanggap ng hatol at pagkastigo ng salita ng Diyos. Makakawala ang tao sa kasalanan at makakatamo ng pagdalisay at lubusang ililigtas ng Diyos. Anong sinabi mo? Lubusang ililigtas ng Diyos? Ano bang kalokohan yan? Hindi ko pa narinig ang ganyang bagay kahit kailan. Alam nating lahat, ang katotohanang ang kasalanan ng tao ay pinatawad na ng Panginoong Hesus. Iniligtas na tayo ng Panginoong Hesus. Hindi na kailangan pang magsagawa ang Diyos ng panibagong yugto ng gawain ng pagliligtas. Hindi ito umaayon sa Biblia. Hindi ko matatanggap ito. Brother Min, alam kong maganda ang layunin mo. Pero talagang mali ang landas na tinatahak mo. Pastor Cho, pakiusap, huwag kang magsalita ng tapos. Mabuti pang tingnan mo muna ito ng mabuti. Pastor Cho, Elder Ann, ang bagong yugto ng gawain na isinagawa ng nagbalik na Panginoong Hesus ay isang bagay na dapat tayo maging maingat. Baka masaktan natin ang disposisyon ng Diyos. Hindi ka panipaniwala ang sinasabi mo. Brother Min, tapos na ang pag-uusap na ito. Pasensya na kayo. Maraming bagay pa kaming kailangang asikasuhin. Buti pa, tapusin na natin ito. Kumusta naman ngayon? Tulad ng dati. Pastor Cho, itong susunod na pagsasani sa kursong pangangaral. Tingnan niyo mabuti.
Tingnan niyo ito. Grabe. Bakit tumaas na naman ang bayad? Mas mataas yan kaysa nung huli, hindi ba? Oo nga. Masyadong mahal. Mayaman lang ang makakabayad dyan. Dahil dyan, hindi na ako makakapasok ngayon. Ano bang sinasabi mo? Dapat tayong pumasok kahit mangutang tayo. Kailangan natin yun para mas makapangaral tayo ng maayos. Oo nga. Isa pa, sinong rerespeto sa atin kung hindi tayo nakapag-training? Hindi rin nila tayo kukunin para sa gawaing misyonaryo. Kung mga ngaral ang mga pastor, gaya ng ginagawa nila sa iglesia nila at pagbubutihan ng mga sermon nila, ayos lang sa akin na magbayad ng mahal. Sa ngayon kasi, parang hindi na pinag-iisipan ng mga pastor ang pangangaral nila. Nakakabagot na at ubot pa ng haba. Ang espiritu ko ay nanghihina na talaga. Pakiramdam ko, naubusan ako ng ipangangaral. Ang sabi nga nila, masyado nang mahaba ang mga sermon ngayon. May mga kilalang iglesia na ang pangangaral ay hindi lumalampas ng 20 minuto. Nitong mga nagdaang araw, lumilipat ng iglesia ang mga nananalig dahil sa biyaya. Ibig sabihin, mas dumarami ang mga erehe ngayon. Maraming di nagsisimba kung Linggo. May ilang mananampalataya na nasa bahay na lang at sumasamba sa internet at TV. Dapat na bang sumunod sa uso ang iglesia natin at gumawa ng mga bagong bagay para manatili ang mga mananampalataya? Kung hindi, baka tuluyan na silang mawala sa atin. Oo nga, sayang. Yung mga kilalang iglesia, unti-unti na nilang tinatanggal ang mga panggabing pulong. Oo nga. Bihira na magpahinga ng Linggo. Lalo na kung mamimili, dadalo ng kasalan, at manonood ng sine kasama ang mga anak nila. Paano pa sila makakadalo ng pulong sa gabi? Oo nga. Tara. Tayo na. Hi, Pastor Han. Kumusta? Hi, Pastor Han. Ingat kayo. Tamang-tama ang dating mo. Paalis na ako para puntahan ka. Usap muna tayo. Ano yun, Pastor Cho? Sabihin mo sa akin. Bakit masyadong mahal ang bayad sa training? Hadlang ito para sa mga tao na sumali sa pagsasanay. Sana isipin natin na mahihirapan ang mga kapatid natin. Masyadong mahal? Ano ba ang inaalala mo tungkol dito? Hindi mo dapat alalahanin ang bagay na yon. Pastor Cho naman, labas ka dito. Isipin mo na lamang ang pangangaral mo. Pastor Han, ano ka ba? Maraming taon na tayo mga pastor. Hindi tayo dapat gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng Panginoon. Pastor Cho, hindi magkapareho ang gusto natin at ang realidad. Hindi ko inaasang magagawa ni Pastor Han na pagkakitahan ng mga training class. Mahahadlangan ito ang gawain pang-ibanghelyo ng iglesia natin at magpapatagal sa pagtuturo ng pangangaral. Tama ka dyan. Pastor Cho, karaniwan na ang ganyan sa panahong ito. Nakasanayan na. Alam mo ba, sa dati kong iglesia, ang dami kong naranasang ganyan at nadismaya ako kaya ako pumunta rito. Pero, hindi ko inaasahan na ganito rin pala rito. Vice President, magkapareho tayo ng pananaw sa bagay na yan. Napansin ko rin na masyadong matigas si Pastor Cho. Kahit na anong mangyari, dapat sumunod ang mga tao, di ba? Hindi umaayon ang mga pananaw niya tungkol sa training class at palagi siya naghahanap ng mali kahit saan. Handa na pala. Magandang ideya yan. Dapat nating gawin agad.
Kung magpoprotesta ang mga nasa training class, sasabihin ko sa kanila na si Pastor Cho ang nagtaas ng bayad. Oo. Kung ganun, hindi na natin siya hayaan na maging lecturer natin. Oo. Maganda nga yan. Okay. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Hanggang sa muli. Kumusta na ngayon ang iglesia? Mula nang umalis ka, hindi na nila ako isinasali kahit saan. Ang mga grupo at paksyon ang nagiging sanhi ng malaking gulo. Walang tigil ang awayan sa lahat ng bagay. Pakaunti na rin ang pakaunti ang dumadalo sa mga pulong. Ayoko na rin manatili pa roon. Anong sinabi mo? Elder Ann, aktibo kang naglingkod sa Panginoon sa napakaraming taon. Manalig ka sa Panginoon kahit mahirap ang sitwasyon. Wala nang pagkakaibang iglesia sa lipunan. Bakit mananatili pa ako? Pastor Cho, naroon ka pa rin ba sa iglesia ni Pastor Han ngayon? Wala na. Sa simula, pakiramdam ko, matino ang iglesia na yon, dakila at marangal. Pero ang pag-iibanghelyo at paglilinang nila ng mga ngaral ay para lamang palawakin ang impluwensya nila. Ang pagdarasal at pagbabasa ng Biblia ay panlabas lang at panuntunan. Walang kasiyahang espiritual at pakiramdam na nahipo ka ng Espiritu Santo. Ang totoo, wala yung pinagkaiba sa dati nating iglesia. Pero hindi ko inisip man lang na sumuko. At naghahanap pa rin ako. Sa ibang iglesia, hindi ko nakita ang gawain ng banal na Espiritu. Alam mo, ganun din sila. Ibig mong sabihin, nagpunta ka na naman sa ibang iglesia? Kung ganun, paano na yung iglesia ang pinagsikapan mo para mabuksan? Ibinigay ko na sa mas batang henerasyon. Bakit, Pastor Cho? Hindi ko may sagawa ang salita ng Panginoon. Anong ibibigay ko sa mga nalalalig? Kung ikaw mismo hindi makapagbigay, sino na mangangaral sa mga kapanalig natin? Sa tingin ko, meron naman sigurong ibang tao na gagabay sa kanila. Kung ganun, saan ka kumukuha ng panggastos mo? Kung ano-anong trabaho ang ginagawa ko. Kung ano-ano lang? Walang halaga sa akin yun. Isa lang ang gumugulo ngayon sa isip ko. Ako'y naglingkod sa Panginoon ng mahigit 20 taon. Nagbabasa ng Biblia, nagdarasal,
nagtatapat, nagsisisi. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makawala sa gapos ng kasalanan. Itunuro sa atin ng Panginoong Jesus na mahalin ang mga kaaway natin. Pero hindi ko kayang mahalin ang asawa ko. At hindi ko maisabuhay ang salita ng Panginoon. At pansamantalang nilutas ng paghihiwalay ang sitwasyon. Ang iglesia ay katawan ng Panginoon at dapat maging banal. Pero nagpunta na ako sa iba-ibang denominasyon at wala sa kanila ang may gawain ng banal na espiritu o mga taong naghahanap ng katotohanan. Mayroon silang malaking simbahan, pero hindi sila isang iglesia. Umalis ka! Si Pastor Cho naghati sa iglesia! Umalis ka! Pastor Cho naman, labas ka dito. Isipin mo na lamang ang pangangaral mo. Pastor Cho, Elder Ann, ang bagong yugto ng gawain na isinagawa na nagbalik na Panginoong Jesus ay isang bagay na dapat tayo maging maingat. Baka masaktan natin ang disposisyon ng Diyos. Panginoon, ang mga leader ng mga sekta ay hindi totoong nagmamahal sa iyo. Ang paglingkuran ka sa mga iglesia na pinamumunuan nila ay lalo lamang magpapasama sa mga tao. Wala silang mapapala. Ako ay nakikipaglaban din sa kasalanan. Hindi ako makawala at wala akong ibang mapuntahan. Panginoon, Panginoon, nasaan ka, Panginoon? Nasaan ka? Paano kita matatagpuan?
Hello po. Tignan ninyo at basahin. Oh. May mga hula sa Biblia tungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus. Oh, meron. Tama. Na. Sa iba pang bahagi, tungkol naman sa pagsilang ng ang iglesia ng makapangyarihang Diyos at ang paglago nito. Nasa pinakaibaba naman ang contact information ng iglesia namin. Ah, okay. Sige. Sana po pag-aralan ninyo pagkatapos nyo itong basahin. Oh, sige. Sige po. Titingnan ko. Makipag-ugnayan kayo sa amin. Salamat po. Din. Ang 6,000 taon na plano sa pamamahala ng Diyos ay malapit ang matapos. At ang pintuan ng kaharian ay binuksan na para sa lahat na naghangad ng pagpapakita ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ano pa ang hinihintay ninyo? Ano ba ang hinahanap ninyo? Kayo ba ay naghihintay sa pagpapakita ng Diyos? Kayo ba ay naghahanap ng mga yapak ng Diyos? Pinahahalagahan ng husto kung paano ang pagpapakita ng Diyos at kung gaano kahirap ang paghahanap sa mga yapak ng Diyos. Sa panahong katulad nito, sa mundong katulad nito, ano ang dapat nating gawin para masaksihan ang araw ng pagpapakita ng Diyos? Ano ang kailangan nating gawin para sundan ang mga yapak ng Diyos? Ang mga ganitong tanong ay kinakaharap ng lahat ng mga taong naghihintay sa pagpapakita ng Diyos. Lahat ng iyon ay pinag-isipan ninyo ng mahigit pa sa isang pagkakataon. Pero ano ang kinalabasan? Saan ba magpapakita ang Diyos? Nasaan ba ang mga yapak ng Diyos? Nalaman niyo ba ang mga sagot? Hindi ba ito ang talata na nakita ko sa bahay ni Brother Min? Oo nga, pero nasaan nga ba ang mga yapak ng Diyos? Talaga nga bang alam nila ang mga sagot sa mga tanong ko? Hello. Hello, Brother Min. Pastor Cho, kumusta ka na ba ngayon, ha? Mabuti. Ilang deacon mula sa dati nating iglesia ang pupunta para suriin ang
ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Sinabihan nila ako na imbitahan kayo ni Elder Ann para samahan sila. Pastor Cho, sana naman makapunta ka. Sige. Pupunta ako pag may oras. Anong oras ba bukas? Pasensya na, pero hindi ako sang-ayon sa mga pananaw ninyo. Roma 10:13, sapagkat ang lahat na nagsitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Roma 10:10, sapagkat ang tao'y nananampalataya sa puso at sa bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas, ang pagpapahayag sa kaligtasan. Amen. Meron na kaming patunay na kami ay nailigtas na. Bakit kailangang bumalik pa ang Diyos para magsagawa ng anumang bagong gawain? Sabi ng Panginoong Jesus, ang nananalig at nabautismuhan ay maliligtas, subalit ang hindi nananalig ay parurusahan. Amen. Manalig at umasa lang tayo sa Panginoong Jesus at makakamtanan natin ang lubos na kaligtasan ng Panginoon at ganap nating matatanggap ang mana ng kaharian ng Diyos. Magagawa niyo bang pasinungalingan ang mga salita na nakasaad sa Biblia? Oo nga. Hindi ba nailigtas na kami ng pananalig namin sa Panginoon? Bakit magkakaroon pa ng ibang gawain? Sapat na. Ang manalig kami sa Panginoong Jesus. Ang kaligtasan ng Panginoon ay kumpleto na. Siguradong hindi na magsasagawa pa ng bagong gawain ng Diyos. Walang dahilan para bumuo ka ng ganyang konklusyon. Totoo. Hindi pwedeng pagdudahan ang puntong ito. Mga kapatid, totoo nga na iniligtas tayo ng pananalig sa Panginoong Jesus. Pero ano ang tinutukoy ng iniligtas tayo na sinabi ng Panginoong Jesus? Sa ilalim ng anong konteksto ito nangyari? Saan pa? Sa konteksto na iniligtas tayo ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ang tumulong sa atin para tuluyang makawala sa kasalanan. Mga kapatid, tingnan natin sa ilalim ng konteksto kung saan nagsalita ang Panginoong Jesus tungkol sa iniligtas tayo. Alam ng lahat na sa huling bahagi ng panahon ng kautusan, mas nagkasala nang nagkasala ang mga tao at tuluyan nang nawala ang mga puso nila na dating may takot sa Diyos. Mas lalo silang hindi na makasunod sa mga kautusan at umaharap sa panganib na maaari silang masintensyahan ng kamatayan sa paglabag sa mga batas, alang-alang sa pagliligtas sa tao mula sa bingit ng kamatayan. Nagkatawa ang tao ang Diyos para isagawa ang gawain niya ng pagtubos, para tubusin ang tao mula sa kasalanan. Mula noon, hanggat tinatanggap ng tao ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, pinatatawad ang mga kasalanan nila. Hindi na sila susumpain at parurusahan sa paglabag sa mga kautusan at direkta nang makakapagdasal sa Diyos at matatamasa ang biyaya ng Diyos. Ito ang tunay na kahulugan ng iniligtas tayo sa panahon ng biyaya. Ngayon, tingnan naman natin kung ano ang sinasabi ng makapangyarihang Diyos tungkol sa iniligtas tayo. Pastor Cho? Buksan niyo sa page 477. Sa panahon na ang gawain ni Jesus ay ang pagtubos sa buong sangkatauhan, ang mga kasalanan ng lahat ng tao na naniwala sa Kanya ay pinatawad. Hanggat naniniwala ka sa Kanya, ikaw ay tutubusin Niya. Kung ikaw ay naniwala sa Kanya, hindi ka na makasalanan. Pinakawalan Kanya sa mga kasalanan mo. Ito ang siyang kahulugan ng pagkaligtas at pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero sa mga taong naniwala, may mga naiwan pa rin na suwail at sumasalungat sa Diyos. At kinakailangan pa rin na alisin ang dahan-dahan. Ang pagkakaligtas ng kaluluwa ay hindi naman nangangahulugan na ang tao ay lubusan ng nakuha ni Jesus, kundi hindi na pag-aari ng kasalanan ang tao na napatawad na sa kanyang mga kasalanan. Kung nananalig ka, hindi ka na kailanman magiging makasalanan. Nakikita natin sa mga salita ng Diyos. Pagdating ng Panginoong Jesus sa panahon ng biyaya, ginawa lang niya ang pagtubos. Bilang ang kanyang sarili ang siya mismong walang hanggang handog sa kasalanan, tinubos niya ang tao mula sa mga kamay ni Satanas. Hanggat nananalig ang mga tao sa kanya, pinatatawad ang mga kasalanan nila at hindi na sila susumpain pa at parurusahan ng batas dahil sa pagkakasala.
Pero ganun pa man, malalim pa rin nakatanim sa loob nila ang pagiging likas na makasalanan ng tao at hindi pa rin yun nagbago. Sa makatwid, kahit na napatawad na tayo sa mga kasalanan natin, pwede pa rin tayong magkasala dahil dito pinalawak ng Diyos ang gawain niya ng pagliligtas at ito lang ang paraan upang malinis ang kasalanan ng tao. Anong ibig niyang sabihin? Hindi umaayon sa Biblia ang pananaw na to. Ngayon wala nang hatol. Sana kay Kristo Jesus na di nagsilakad ayon sa laman, kundi nang naaayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautosan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako mula sa kautosan ng kasalanan at kamatayan. Ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus upang mapatawad ang lahat ng kasalanan natin. Papasok tayo sa kaharian ng langit pag nanalig sa kaligtasan ng Panginoon. Iyon ay hindi pwedeng pagdudahan. Tama siya. Sabi sa Hebreo 1, versikulo 3, nang kanyang magawa ang paglilinis ng mga kasalanan, lumuklok siya sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Amen. Ang mga kasalanan natin ay pinatawad na ng Panginoong Jesus. Hindi na tayo tinitingnan ng Panginoon ng mga makasalanan. Tayo ay naging mga tao na ng Diyos. Hindi ko itinatanggi na walang kakayahan ng tao na madaig ang kasalanan. Matapos tayo mapatawad dahil sa pananalig natin sa Panginoon, palagi pa rin tayong nagkakasala at lumalaban sa Diyos. Pero ang kaligtasan ng Panginoong Jesus ay kumpleto, totoo, at maaasahan. Oo nga, binitiwan na ng Panginoong Jesus ang kasalanan natin. Hindi ba ito ang nakuha natin sa Diyos? Iniligtas na tayo ng Panginoong Jesus. Pinatawad na niya ang lahat ng mga kasalanan natin, kaya tapos na ang gawain niya rito. Mga kapatid, pinatawad na ng Panginoong Jesus sa mga kasalanan natin. Totoo ang bagay na iyon. Pero dapat natin malaman na hindi yun nangangahulugan na wala na tayong kasalanan o naging banal na tayo. Pinatawad ng Panginoong Jesus ang mga kasalanan ng tao. Ano ba ang kasalanan? Grabe. Sige, sabihin mo nga sa amin, ano nga ba ang mga tinutukoy na kasalanan? Ang anumang lumalabag sa batas at kautusan ay kasalanan. Dahil nagkakasala ang tao, sila ay hahatulan at parurusahan ng batas. Nagpakita ang Panginoong Jesus para gawin ang gawain niya na iligtas ang buong sangkatauhan upang mapatawad ang mga kasalanan ng tao at hindi sila mapatawan ng parusa ng batas. Pero ang pagiging masama at makasalanan ng tao ay umiiral pa rin at nakaugat na malalim sa loob niya. Pinatawad niya ang mga kasalanan pero hindi ang pagkamakasalanan at likas na kasamaan ng tao. Bukod doon, hindi niya sinabi na ang mga nakatanggap ng kapatawaran ng kasalanan ay makapapasok sa kaharian ng langit. Sa halip, binalaan niya ang tao. Ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Hindi bawat nagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun ang sabi sa Mateo, Kabanata 7, Talata 21. Malino na sinabi ng Panginoong Jesus sa tao na tanging sa pagsunod lang sa mga salita ng Panginoon at pagsasagawa sa daan ng Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit. Sinabi rin ng Biblia, sapagkat kung sinadya natin magkasala pagkatapos nating tanggapin ang katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Malinaw rin sinabi ng mga kasulatan na kung nananalig lang tayo sa kanyang pangalan pero di sinasagawa ang kanyang mga salita at sinasadya pa rin magkasala, hindi na magkakabisa sa atin ang paghahandog niya at hindi na rin magbibigay sa atin ang kakayahan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sandali lang! Teka! Sabi ni Pablo, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ang siya nagpapawalang sala. Sino siyang naririto ang hahatol? Amen. Hindi ba malinaw na sinabi sa Biblia, hindi na tayo nahatulan dahil naniniwala tayo kay Hesukristo? Kaya na natin makapasok sa kaharian ng Diyos. Itinatanggi mo pa ba na magagawa natin yon? Oo nga. Binitiwan ng Panginoon ang mga kasalanan natin. Anong karapatan mong sabihing may pagkakasala pa tayo? Pastor Han, sa tanong kung ang tao ay totoong makakapasok sa kaharian ng langit, dapat ba tayong maniwala sa mga salita ng tao o mas dapat na sa katotohanan na ipinahayag ng Diyos? Ang mga salita ba ni Pablo ang may otoridad o ang mga salita ng Panginoong Jesus ang may otoridad dito? Sino ba ang nagbabantay sa pintuan ng kaharian ng langit?
dahil naniniwala tayo sa Diyos at hinahanap natin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, kailangan natin itong alamin batay sa katotohanan na ipinahayag ng Diyos at hindi gamitin ang mga salita ng tao bilang pamantayan. Kung kayang tanggapin ng Diyos ang isang tao na lumalaban sa Diyos at nagkakanulo sa Kanya, na makapasok sa Kanyang kaharian, paano natin ngayon ipaliliwanag ang kabanalan at pagkamakatarungan ng Diyos? Alam nating ang Diyos ay banal at alam nating makatwiran siya. Alam din natin na ang disposisyon ng Diyos ay hindi maaapektuhan ng kahit anumang bagay. Sa makatwid ayon sa disposisyon ng Diyos, tayo na napatawad na mga kasalanan sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoon ay hindi pa rin makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yon ang katotohanan. Naaalala ko pa nang minsang sinabi ito ng Panginoong Hesus. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Malinaw ang sinabi niya, ang lahat ng tao na nakagagawa ng kasalanan ay hindi nababagay na manatili sa kaharian ng Diyos. May sinasabi rin ng makapangyarihang Diyos na dapat ninyong pakinggan. Ang mga di malilinis ay di pahihintulutang makapasok sa kaharian ng langit. Ang mga di malilinis ay hindi pinahihintulutang dumihan ang banal na lupa. Kahit na nakagawa ka na ng maraming gawain, at kahit na nagtrabaho pa sa loob ng maraming taon, kung sa bandang huli ay nakakasulasok pa rin ang iyong karumihan, hindi pa rin ito katanggap-tanggap sa kautusan ng langit para hangarin mong makapasok sa aking kaharian. Mula sa paglikha ng mundo hanggang sa ngayon, hindi ako kailanman nag-alok ng madaling daan patungo sa aking kaharian sa mga taong nakikipagpalitan ng pabor sa akin. Ito ang makalangit na panuntunan at walang sino mang makakabali nito. Kumilos ang Diyos para iligtas ang tao. Ibig sabihin ginawa niya yon para magkaroon ng isang grupo o pangkat ng mga banal na tao. Ang mga taong makasalanan at marurumi ay hindi karapat-dapat pumasok sa mga pintuan ng kaharian ng Diyos. Napagpasyahan ito sa pamamagitan ng makatwirang disposisyon ng Diyos. Sa makatwid, tayo na napatawad na ang mga kasalanan ay kailangan pa rin ng Diyos para isagawa ang susunod na yugto ng Kanyang gawain na paglilinis at pagliligtas. Susunod na yugto ng gawain ng paglilinis at pagliligtas? Kung ganon, paano ninyo ipaliliwanag ngayon ang mga salitang naganap na, na binigkas niya sa krus? Sinasabi niyo na hindi paganap ang gawain ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Ito'y malinaw na pagkakaila sa mga salita ng Panginoon at pagkakaila rin sa gawain ng Panginoon. Kita niyo na nilinaw ng Panginoon na ang gawain niya ng pagliligtas ay nakumpleto na. Oo, sinabi yun ng Panginoong Hesus ng personal. Paano niyo yun itatanggi? Pastor Cho, hindi naman namin itinatanggi ang mga salita ng Panginoon. Nung binigkas ng Panginoong Hesus ang mga katagang naganap na, ibig niyang sabihin tapos na ang gawain niya ng pagliligtas sa panahon ng biyaya. Hindi ang buong plano ng pamamahala ng Diyos para iligtas ang buong sangkatauhan ang sinabing natapos na. Alam nating lahat na pagtungkol sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, nagsalita minsan ng Panginoong Hesus tungkol sa talinghaga ng mga hasik, parabola ng lambat, talinghaga ng matatalinong birhen, at talinghaga ng mga masasamang nangungupahan at kung ano-ano pa. Inihula rin sa aklat ng pahayag na kailangan pang isagawa ng Panginoon ang mga gawain ng pag-aani, pagpili at paghatol sa mga huling araw. Kung nakumpleto na ng Panginoong Hesus ang kabuuan ng gawain ng pagliligtas, paano pa niya magagawa ang mga gawaing nabanggit? Sa makatuwid, nang sinambit ng Panginoong Hesus ang mga katagang naganap na, ang tinutukoy niya ay ang pagkakumpleto sa kanyang gawain ng kaligtasan. Hindi niya tinutukoy na nakumpleto na ng Diyos ang kanyang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Mukha ngang makatuwiran ang pananaw niya sa bagay na yan. Hindi pa nga nagagawa ng Panginoong Hesus ang gawain sa mga huling araw. Kung gano'n, nung sinabi ni Panginoong Hesus na naganap na, ang tinutukoy niya ay ang pagkumpleto sa kanyang gawain ng pagliligtas. Hindi pala yung kabuuan ng gawain ng Diyos ang sinabing nakumpleto na. Bakit hindi natin nalaman yun? Tingnan natin ang dalawang sipi ng salita ng makapangyarihan Diyos.
Mga pananalita ni Kristo ng mga huling araw. Pahina 791. Para sa tao, ang pagkakapako ng Diyos sa krus, ang siyang tumapos sa gawain ng Diyos na nagkatawan tao, ang siyang tumubos sa buong sangkatauhan at nagpahintulot sa kanya, nakuhanin ang susi sa Hades. Iniisip ng bawat isa na ang gawain ng Diyos ay lubos ng nagampanan. Sa katunayan, para sa Diyos, isang maliit pa lamang na bahagi ng kanyang gawain ang naisa sa katuparan. Ano? Maliit na bahagi? Imposible! Tinubos lamang niya ang sangkatauhan, hindi niya sinakop ang sangkatauhan, hindi rin niya binago ang kapangitan ni Satanas na nasa kalooban ng tao. Kaya nga, sinasabi ng Diyos kahit na ang aking katawang tao ay dumaan sa sakit ng kamatayan, hindi yon ang kabuuan ng layunin ng aking pagkakatawang tao. Si Jesus ang aking minamahal na anak at siya ay ipinako sa krus para sa akin, pero hindi niya lubos na tinapos ang aking gawain. Ang ginawa lamang niya ay isang bahagi nito. Ang balumbon na binuksan ng kordero, buksan niyo sa pahina 588. Kahit na tinubos na ang tao at pinatawad na ang mga kasalanan niya, ito ay isinasaalang-alang lamang dahil hindi na naaalala ng Diyos ang mga kasalanan ng tao at hindi na pinakikitunguan ng tao alinsunod sa mga kasalanan niya. Gayunpaman, kapag ang tao ay nabubuhay sa laman at hindi pa siya pinalalaya mula sa kasalanan, maaari lamang siyang magpatuloy sa pagkakasala, walang katapusang ibinubunyag ang masamang disposisyon ni Satanas. Ito ang buhay na tinatahak ng tao, isang walang katapusan na pag-ikot ng kasalanan at pagpapatawad. Ang karamihan sa mga tao ay nagkakasala sa umaga para lamang magsisi pagsapit ng gabi. Kung ganoon, kahit na ang alay sa kasalanan ay mayroong walang hanggang bisa sa tao, hindi nito magagawang iligtas ang tao sa kasalanan. Tanging kalahati pa lamang ng gawain ng pagliligtas ang nakumpleto na. Sapagkat ang tao ay mayroon pa rin masamang disposisyon hanggang ngayon. Tumigil ka na! Tunay na tinatanggihan mo ang gawain ng Panginoon! Pastor Han, huminahon po kayo at pakinggan muna ang salita ng Diyos. Oo nga, Pastor Han. Maupo muna kayo at makinig sa salita ng Diyos. Pastor Han, makinig pa tayo. Paano niyo nasabing kalahati lang ang natapos ng Panginoon? Ipinako ang Panginoong Hesus sa krus at tinubos niya ang sangkatauhan. Pero sinasabi ninyong maliit na bahagi yun ang gawain. Mahirap tanggapin ang ganyang pananaw. Talaga namang pwede pa rin tayo magkasala. Pero tinubos na ng Panginoong Hesus ang sangkatauhan. Yun ay may ganap ng katiyakan. Mga kapatid, kahit na ang pagiging handog sa kasalanan ng Panginoong Hesus ay palaging epektibo para sa sangkatauhan, hindi niya isinigawang kumpleto ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan mula sa kasalanan. Mula sa salita ng makapangyarihang Diyos, nakikita natin ang gawain ng pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesus sa katunayan ay nakatapos lang ng kalahati ng gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Nagtakda lamang ito ng isang batayan at nagtatag ng pundasyon para sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Sa katunayan, kahit na pinatawad na ang mga kasalanan ng tao, dahil sa kanilang pananalig sa Panginoon, ang kanilang masasamang disposisyon ay nakaugat pa rin ng malalim sa loob nila. Ang disposisyon ng tao ay puno pa rin ng kayabangan at pagmamataas. Pagkamakasarili at panlinlang, pagsiselos at pagsalungat, pagkahilig at pagnanasa. Silang lahat ay sumasamba sa kasamaan at naghahangad sa kayamanan, estado at katanyagan. Hinahabol nila ang maluho at masamang pamumuhay at tinatamasa ang kasiyahan ng kasalanan. Hindi nila pinakikitunguhan ang mga tao ng may pagpapaubaya at pagtitiis. Mahirap din para sa kanila ang pakisamahan ng kanilang mga kamag-anak. Kapag nabubuhay ang mga tao sa ganitong sitwasyon, kahit naiintindihan nila ang maraming kaalaman sa Biblia, hindi nila maisagawa ang katotohanan.
at walang magawa kundi lumubog sa kasalanan, hindi kayang palayain ang kanilang mga sarili. Sa makatuwid, hangga't hindi nalulutas sa pagiging likas na makasalanan ng tao, ang gawain ng pagliligtas ng Diyos ay hindi pa kumpleto. Ang lahat ng mga sinabi nila ay tama. Totoo nga ang lahat. Oo. Palagi tayong nagkakasala at lumalaban sa Diyos. Nabubuhay tayo sa kasalanan at hindi tayo makawala. Mukhang kailangan ngang magsagawa ang Diyos ng karagdagang yugto ng gawain ng pagliligtas. Di pwedeng umasa ang tao sa sarili niya para manaig ang kasalanan. Inaamin ko naman yan. Pero hindi natin pwedeng itanggi ang salita ng Panginoon at hindi natin pwedeng ipagkaila ang pagliligtas ng Panginoon. Madalas pa rin tayong nagkakasala dahil hanggang sa oras na ito, patuloy pa rin tayong sumasailalim sa pagbabago. Hanggat nananalig tayo sa kapangyarihan ng Panginoon at ginagawa natin ang lahat, siguradong makakamit natin ang kabanalan. Sa teolohiya, ito ang nagpapabanal na kaligtasan. Narinig niyo na ba yon? Naiintindihan niyo ba yon? Pastor Han, hindi naman namin itinatanggi na marami sa mga kapatid natin sa Panginoon ang nagbayad na ng malaking halaga para lamang lubusang makalaya sa kasalanan. Ang ilan sa kanila ay nagsisikap na kontrolin ang sarili sa pagkakasala at ang ilan sa kanila ay buong buhay naman nilang pinag-aaralan ng Biblia. Sa pag-asang matatagpuan nila roon ang daan para makawala sa kasalanan, ibinubuhos nila ang lahat ng kanilang makakaya para wag nang magkasalang muli. Madalas na humihingi ng tawad sa Panginoon at nag-aayuno at nagdarasal. Pero ano pa rin ba ang kinalabasan ng lahat? Sino ngayon ang kaya ng magsabi sa atin na sila nga ay lubusan ang nakawala sa kasalanan at nakamta na ang pagdadalisay? Pastor Han, bakit hindi natin pag-aralan ng isang tanong? Kung ang Panginoong Hesus ay hindi nagsagawa ng gawain noong kapanahunan ng biyaya, kahit na sinunda ng mga tao, sa panahon ng kautusan sa loob ng libo-libong taon, hindi nila makakamit ang pagtubos ng Diyos. Paano kung gano'n ang nangyari? Ano ka ba? Kailangan mo pa bang pag-aralan ng isang napakasimpleng tanong lang? Dahil nakapaloob dito ang isang aspeto ng katotohanan na kailangan nating maunawaan. Yun ay ang pagpapatuloy ng pagbabago sa disposisyon ng tao ay nakasalalay sa gawain ng Diyos. Ang pagbabago ng tao ay hanggang sa kunsaan lamang umabot ang gawain ng Diyos. Pag dumating ang oras na itinigil ng Diyos ang pagsasagawa ng gawain niya, yun din ang oras ng pagtigil ng pagbabago ng tao at doon na magwawakas ang lahat. Tulad nung panahon ng kautusan, ang ginawa ng Diyos ay ang gawain ng pagpapalaganap ng kautusan para malaman ng tao ang tungkol sa kasalanan, hindi ang gawain ng pagtubos sa kasalanan. Kaya kahit ano pang pagsunod ang gawin ng mga tao noong panahon ng kautusan, hindi na nila makakamit pa ang katubusan ng Diyos. Pero nang dumating ang Panginoong Hesus para kumplituhin ang kanyang gawain ng pagtubos, ang kailangan lang gawin ng lahat ng tao ay tanggapin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas nila at madali nilang makakamta ng katubusan ng Diyos. Gayun din naman kung tutuusin, kapag hindi ginawa ng Diyos ang gawain ng paglilinis at pagbabago ng tao, kahit gaano pa katinding pagsunod ang gawin ng mga taong tinubos ng Panginoong Hesus o pagsubok na pigilan ang katawan nila, hindi pa rin nila makakayang kumawala sa kasalanan para mapadalisay. Dahil ang isinagawa ng Panginoong Hesus ay ang gawain ng pagtubos lang, hindi ang gawain upang lutasin ng lubusan ang pagiging likas na makasalanan ng tao. At ang gawain ng paglutas sa pagiging likas na makasalanan ng tao ay magagawa lamang ng Diyos sa mga huling araw. Totoo. Hindi kami makawala sa kasalanan. Posible nga kaya na isasagawa ng Panginoong Hesus ang gawain ng paglilinis at pagbabago ng tao? Kapag tinanggap natin ang gawain ng Diyos na paghatol at paglilinis sa mga huling araw, ay matatanggal natin ang ating masamang disposisyon at makakamta ng pagdadalisay. Sa sinabi mo, hindi ba parang nawala ng kabuluhan ang isinagawang gawain ng Panginoong Hesus? Wala na rin bang kabuluhan ang pananalig namin sa Panginoong Hesus? Mga kapatid, ang pananalig natin sa Panginoong Hesus ay may kabuluhan. Hindi nito itinatanggi ang pagliligtas ng Panginoong Hesus. Tinubos ng Panginoong Hesus ang sangkatauhan mula sa kasalanan.
yun ay katotohanan ng hindi maikakaila. Pero ang gawain ng pagliligtas ng Diyos ay hindi natapos sa isang hakbang lang, kundi hinahati sa mga yugto, tagal ng panahon, at binubuo ang isang hakbang sa bawat pagkakataon. Hinati sa mga yugto? Hay nako, ano ka ba? Hindi naman yan binanggit ng Biblia kahit na kailan. Ang gawain ng Diyos ay umaangat at lumalalim sa bawat hakbang. Pinupunan nila ang isa't isa. At ang bawat hakbang ay lubhang kailangan. Ang bawat yugto ng gawain ay naglalatag ng pundasyon para sa susunod na yugto ng gawain. Halimbawa, sa panahon ng kautusan, ipinakilala ng Diyos na Jehovah ang kasalanan sa mga tao. Ito ang naging mga pundasyon para sa gawain ng pagtubos sa panahon ng biyaya. At ang gawain ng pagtubos ng Panginoong Hesus ang naglatag sa mga pundasyon ng gawain ng pag-alis sa mga kasalanan sa mga huling araw. Pero kung hindi dahil sa pagtubos ng Panginoong Hesus ang mga pagkakasala nating masamang sangkatauhan na hindi pinatawad, kung hindi gumawa ng karagdagang hakbang ang Diyos sa mga huling araw para linisin at iligtas ang tao, ang sangkatauhang tinubos ng Panginoong Hesus ay hindi makakalaya sa kasalanan at makakamta ng lubos sa kaligtasan. Makatwiran at may punto ang paliwanag niya. Kung ganun sinasabi mo na ang pagtanggap sa gawain ng paghatol ng Diyos sa huling araw ay hindi pagkakaila sa pagliligtas sa Panginoong Hesus? Oo, tama ka. Sinunod lang natin ang yapak ng kordero at tinanggap ang karagdagang pagliligtas ng Diyos. Dapat nating danasin ang paghahatol at paglilinis para makalaya sa kasalanan at matanggap ang kaligtasan ng Diyos. Basahin natin ang mga salita na makapangyarihan Diyos. Pahina 583, ang balumbon na binuksan ng kordero. Ang mga kasalanan ng tao ay pinatawad dahil sa gawain ng Diyos na pagpapako sa krus. Pero ang tao ay patuloy na namumuhay sa luma at masamang disposisyon ni Satanas. Dahil dito, ang tao ay dapat na maligtas mula sa tiwaling malademonyong disposisyon. Nang sa ganon ang pagiging likas na makasalanan ng tao ay lubusang matanggal at hindi na lumago pa kailanman. At nang sa ganon, ang disposisyon ng tao ay unti-unting mabago at maaari na siya mabuhay sa ilalim ng maningning na liwanag at magawa niya ang lahat ng bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Nang sa ganon, ay matanggal ang masamang malademonyong disposisyon at makalaya sa impluwensya ng kadiliman ni Satanas. At nang sa gayon ay lubusan siyang makalabas sa kasalanan. Tanging pagkatapos lang yun, matatanggap ng tao ang ganap na kaligtasan. Mga kapatid, ilipat natin sa pahina 789. Ang isang makasalanang katulad mo na katatapos pa lamang matubos at hindi pa binabago o hindi pa rin ginagawang perpekto ng Diyos, kaya mo bang sundin ang puso ng Diyos? Para sa iyo, ikaw na nasa iyong luma pa ring sarili, totoo na ikaw ay iniligtas ni Jesus at ikaw na hindi binilang bilang isang makasalanan ng dahil sa pagliligtas ng Diyos. Pero hindi nito napapatunayan na hindi ka makasalanan at hindi rin marumi. Paano mo magagawa na maging banal kung hindi ka pa naman binago? Sa loob, ikaw ay binabalot ng karumihan, pagkamakasarili at kasalbahihan. Pero nais mo pa rin na bumaba kasama ni Jesus. Napakaswerte mo naman. May nalampasan kang hakbang sa pananalig mo sa Diyos. Ikaw ay tinubos lamang, ngunit hindi pa rin binago. Para ikaw ay talagang makasunod sa puso ng Diyos, kailangan personal na isagawa ng Diyos ang pagbabago at paglilinis sa iyo. Kung ikaw naman ay tinubos lamang, hindi mo makakaya na matamo ang kabanalan. Sa ganitong paraan, hindi ka kwalipikado para makibahagi sa magandang pagpapala ng Diyos. Dahil nalampasan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao na siya pa namang pangunahing hakbang ng pagbabago at pagpeperpekto. At kaya ikaw na isang makasalanan na tinubos lamang ay walang kakayahan na direktang magmana ng pamana ng Diyos. Napakalinaw ng mga salita ng makapangyarihan Diyos.
Totoo na natubos na tayo, pero hindi pa natin natanggap ang ganap na kaligtasan at hindi tayo pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Pag tinanggap lang natin ang gawain ng paghahatol at paglilinis ng Diyos at nalutas na ang masama nating disposisyon at lubusan na tayong malaya sa kasalanan, saka natin makakamtan ang lubos na kaligtasan at mamanahin ang pamana ng Diyos. Totoong maraming taong nananalig sa Panginoong Hesus na namumuhay sa kasalanan, hindi nila magawang pakawalan ang sarili nila. Pero may mga Kristiyanong hinahanap ang Diyos at sinusunod ang lahat ng mga turo ng Panginoon. Pinapasa ng krus, hinahangad na maging asin at liwanag, minamahal ang kaaway nila at iba pa. Paano mo nasasabing ang mga taong nananalig sa Panginoong Hesus ay natubos lamang pero hindi nakaranas ng pagbabago? Aba, hindi yun umaayos sa katotohanan. Maraming tapat na mananampalataya ang mapagpakumbaba at mapagtiis at hindi naninigarilyo o umiinom ng alak. Sa tingin mo ba, hindi pa yun pagbabago? Tama siya. Dati madalas akong nakikipagtalo at nagmumura ng tao. Pero nung nanalig ako sa Panginoong Hesus, naging mapagtimpi ako at pasensyosa at di minumura ang mga tao para ipahiya ang Diyos. Hindi ba yun pagbabago? Ang mga anak ng kaibigan ko, palagi silang naglalasing at nakikipag-away dati. Pero nung nanalig sila sa Panginoon, nagbago na silang lahat. Totoo, lahat ng tunay na nananalig sa Panginoon, kinakikitaan ng pagbabago. Tayo naligtas dahil sa biyaya ng Panginoong Hesus ay nagkaroon ng pagbabago sa panlabas na pag-uugali. Hindi na tayo mapagpatol at pakawala gaya ng mga hindi mananampalataya. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi na tayo nagkakasala at nakakasunod na tayo at nagagawa na nating sumamba sa Diyos. Pero labas na sa usapan ang ganap na pagliligtas sa atin ng Diyos. Dahil ang makasalanan nating pagkatao ay hindi pa lubos na nawawala. At hindi man natin sinasadya, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. At lumalabas ang ating mapagmataas at mapagmalinis na disposisyon ni Satanas. Tingnan natin ang isa pang sipi ng salita ng makapangyarihan Diyos. Page 1082. Ang mga pagbabago sa pag-uugali ay hindi nagtatagal. Kapag walang anumang naging pagbabago sa disposisyon sa buhay ng tao, kusang lalabas sa masamang ugali nila sa malaot madali. Kumikilos ang Diyos para iligtas ang tao, hindi upang palamutian ang tao na magandang ugali. Ang gawain ng Diyos ay kinakailangan para baguhin ang disposisyon ng mga tao, para muli silang maisilang ng mga bagong tao. Kaya naman ang gawain ng Diyos na paghatol, pagkastigo, pagbibigay ng mga pagsubok, pati na ang pagdadalisay sa tao, ay nakaayos para baguhin ang kanyang disposisyon. Nang sa ganon ay makamit niya ang lubos na pagiging masunurin, ang pagiging tunay na matapat sa Diyos, at ang matutunan ang normal na pagsamba sa Diyos. Ito ang layunin ng mga gawain ng Diyos. Ang pagkilos ng maayos ng isang tao ay hindi nangangahulugan na sinusunod na niya ang Diyos, at lalong hindi nangangahulugan na tumutugma na rin siya kay Kristo. Mula sa salita ng makapangyarihang Diyos, makikita natin, ang mga tao na tunay na nailigtas ay hindi lang kumikilos na maayos sa panlabas, pero nalinis na rin na masama nilang disposisyon sa kalooban nila. At kaya na nilang lubos na maging tapat sa Diyos at sumunod sa Diyos, na wala silang gagawing anumang pagsuway o anumang paglaban sa Diyos. Kung ang gagawin lang natin ay kumilos na maayos, pero hindi natin binabago ang disposisyon natin sa buhay at madalas pa rin tayong nagkakasala at lumalaban sa Diyos, ito ay nangangahulugang hindi pa tayo ganap na naligtas. Hindi ko matatanggap ang pananaw mo sa bagay na yan. May mga mananampalataya kami na palaging binibigay ang sarili nila sa Panginoon. Nagsisikap at nagpapakahirap para sa Kanya. Hindi siya iniiwan kahit anong klaseng pagsubok pa ang dumaan sa kanila. Ang ganong pananampalataya ba ay di karapat-dapat na purihin ng Panginoon? Ano pa ang kulang doon? Hindi ba sila sumusunod at naging tapat sa Diyos? Pastor Han, ang mga magagandang pag-uugali na panlabas ay hindi nangangulugan na ang tao ay talaga masunurin at matapat sa Diyos. Halimbawa na lang, minsan ipinapakita ng tao na siya ay mapagkumbaba at mapagmahal, pero kaya rin niyang ipakita anumang oras na arrogante siya, makasarili at may kasumpasumpang masamang disposisyon. Ito ang nagpapakita na likas na sa tao na labanan at itakwil ang Diyos at hindi sumunod sa Diyos. Gayon din,
ang mga Hudyong Eskriba at mga Fariseo na nabubuhay ng mga panahong yun ay mukhang makadiyos, matapat, matyaga at kagalang-galang, mapagkakatiwalaan at panalo sa papuri ng mga tao. Pero nang ang Panginoong Hesus na ang dumating at kumilos, hindi sila naghanap o nagsiyasat man lang. Sa halip, kumuha ng mga huwad na saksi para kondinahin at idiin ang Panginoong Hesus. Ang pinakamalala sa lahat, nagawa nilang ipapako siya sa krus. Ang katotohanan ito ay sapat na para patunayan na ang mabuting pag-uugali na panlabas ay hindi nagpapatunay na ang ating disposisyon sa buhay ay nagbago. At lalo namang hindi nangangahulugan na tayo ay lubos nang naligtas. Palagi mong binabanggit ang tungkol sa lubos na naligtas. Paano kami mabibilang sa ganap ng nailigtas? May nagbago na sa amin. Mula nung nanalig kami sa Panginoon, hindi pa ba kami naligtas? Oo nga, paano mo nasasabi na hindi pa rin kami naligtas? Mga kapatid, ang mga tao na tunay nang nailigtas ay hindi lang basta kumikilos na maayos sa panlabas. Ang pinaka-importante sa lahat, sinundan nila ang katotohanan, naunawaan nila ang katotohanan. Nagbago ang masama nilang disposisyon at may isasagawa nilang katotohanan ng lubusan at susunod sila sa Diyos ng buong puso. Mapagkumbabaman, matiisin o mapagmahal sa isa't isa. Wala sa mga ito ang panlabas lang. Natural nilang ipinapakita at isinasabuhay at kayang tumindig subukin man ng panahon o ng kapaligiran. Gayunpaman, ang mga taong naligtas nang dahil sa biyaya ay may kaunting pagbabago sa panlabas na pag-uugali. Hindi nila naiintindihan ang katotohanan. Hindi nagbabago ang masamang disposisyon sa loob nila at hindi rin nagbabago kung paano nila tignan ang mga bagay-bagay. Kaya mahal pa rin nila ang mundo, pera, estado, katanyagan at pagnanasa sa pisikal na kaginhawahan at sumusunod sa mga uso sa mundo at tinatakwil ang Diyos. Dahil sa naiintindihan ng mga tunay na naligtas, ang katotohanan dahil sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, nagbago ang pananaw nila sa buhay at prinsipyo. Nauunawaan nila ang halaga at kahulugan ng pagtatamo ng katotohanan at napapansin nila ang mga negatibong bagay. Bilang resulta, nakikilala sila bilang mga banal mula sa mundo, hindi na malilin lang at matutukso ni Satanas. Hindi na lalabanan at hindi na nila itatakwil ang Diyos. At maaari na sila mamuhay ng ganap at isabuhay ang salita ng Diyos. Kung ganun, base sa sinasabi niyo ngayon, ang lubos na kaligtasan at ang kaligtasan ay hindi magkapareho? Hindi, hindi pareho. Ang ganap na kaligtasan at ang kaligtasan, kahit tungkol sa pagliligtas ay dalawang magkaibang konsepto pa rin. May pagkakaiba sa nilalaman ng dalawang bagay na yan. Tungkol sa usapin ng ganap na kaligtasan, tingnan natin ng mabuti ang sinasabi ng salita ng makapangyarihang Diyos. Kapag iniwan ng mga tao ang marurumi at masasamang bagay ni Satanas, makakamtan nila ang kaligtasan ng Diyos. Pero kapag nanatili silang walang kakayahan na tanggalin sa kanilang sarili ang kahalayan at kasamaan, mananatili silang nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ang pakikipagsabuatan, panlilinlang at kabuktutan ng mga tao ay mga katangian ni Satanas. Sa pamamagitan ng pagliligtas sa inyo, inihihiwalay kayo ng Diyos sa mga ganitong bagay. At ang gawain ng Diyos ay hindi maaaring magkamali at nakaayos ang lahat para iligtas ang mga tao mula sa kadiliman. Kapag kayo ay namuhay sa teritoryo ni Satanas, kayo ay walang kakayahang ipahayag ang Diyos. Kayo ay mga maruruming nilalang at hindi nyo matatanggap ang pamana ng Diyos. Sa sandaling malinis na kayo at nagawang perpekto, kayo ay magiging banal at kayo ay magiging normal at kayo ay magiging pinagpala at kayo ay magiging kasiyasiya sa Diyos. Mula sa salita ng makapangyarihang Diyos, makikita natin na ang pamantayan para sa sangkatauhan para lubusang maligtas ay ang makalaya mula sa kasalanan at makamit ang pagdadalisay. Sa madaling salita, ang layunin ng pamamahala ng Diyos sa tao ay para makakuha ng grupo ng mga tao na kayang kumawala sa kasalanan at kayang tunay na sumunod at sumamba sa Diyos. Hindi ang mga taong napatawad lamang ang mga kasalanan pero madalas pa rin nagkakasala at lumalaban sa Diyos.
sa makatuwid ang mga tinutukoy na taong tunay na naligtas sa iyong mga tao na matapos matubos ng Diyos ay lubusang nilinis ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Yun ang mga taong tunay na nauunawaan ang katotohanan at tinatanggap ang salita ng Diyos bilang buhay nila. Ang dati nilang pagmamataas, panlilinlang, pagkamakasarili, kasakiman, kasamaan, at iba pang mga masamang disposisyon ay nabago at makakakilos sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mamuhay sa katotohanan ng lahat. Ang kalikasan nila na malasatanas ay hindi na gumagana sa loob nila at kaya na nilang manindigan at magpatotoo kahit ano pang pagsubok at paghihirap ang dumating sa kanila nang walang anumang pagrereklamo at wala na ang sarili nilang desisyon at nagagawa pa rin nila na purihin at nakakaya pa rin nilang sundin ang Diyos. Kahit na dumating pa ang oras na ibigay silang muli ng Diyos sa demonyong si Satanas, hindi na kaya ni Satanas na gawin silang masama kahit anong mangyari. Ang ganong klase ng tao lang ang maituturing na tunay na naligtas. Yun lamang ang tunay na kahulugan ng ganap na pagkaligtas. Kung ganon, base sa mga sinabi nila, ang inaakala naming kaligtasan ay hindi pa pala lubos ang pagkaligtas. Mga kapatid, ang pagkakaiba ng diwa ng kaligtasan at ganap na kaligtasan ay malinaw at madaling makita. Ang kaligtasan ay tumutukoy lang sa kasalanan ng tao na pinatawad at sa tao na hindi na hinatulan. Pero ang pinagmulan ng pagkakasala ng tao ay hindi pa rin nalulutas. Samantalang ang ganap na kaligtasan ay tumutukoy sa tao matapos maranasan ang gawaing paghatol at paglilinis ng Diyos sa mga huling araw, makamit ang katotohanan, makawala sa kasalanan, at magawang dalisay at makuha ng Diyos. Kapag tinatanggap lang natin ang pagtubos ng Panginoong Hesus, pero hindi natin tinatanggap ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw, hindi siya kailanman makakalaya sa gapos at tanikala ng kasalanan. Sa makatuwid, dumating ang Diyos sa mga huling araw upang bigkasin ang katotohanan at gawin niya ang paghatol para lutasin ang problema natin sa pagkakasala mula sa ugat nito. Lutasin ang problema natin sa pagkakasala mula sa ugat nito? Paano mangyayari yun? Ibig mong sabihin hindi pa nalulutas ang pinagmula ng pagkakasala natin? Saan nga ba nanggaling ang kasalanan? Sige, sabihin mo nga sa amin, saan galing ang kasalanan? Mga kapatid, tungkol sa kung ano ang pinagmula ng kasalanan, walang sino man na makakaalam kung hindi personal na sinabi sa atin ng Diyos ang tunay na sagot sa tanong na yan. Tingnan natin ang sinabi ng makapangyarihang Diyos tungkol dito. Buksan niyo sa page 455. Ang masamang disposisyon ng tao ay nagmula sa pagkalason at pagkayurak sa kanya ni Satanas. Mula sa napakalaking pinsala na ginawa ni Satanas sa pag-iisip niya, sa moralidad niya, pati na sa ginawa ni Satanas sa pananaw niya at katinoan. Lubusang naging masama ang disposisyon ng tao dahil mismo sa ang mga pangunahing katangian ng tao ay napinsala na ni Satanas. At hindi na sila katulad kung paano sila orihinal na nilikha ng Diyos. Ang pinagmumula ng pagkalaban at pagiging rebelde ng tao sa Diyos ay ang pagpapasama sa Kanya ng demonyong si Satanas. Dahil nga sa pinasama na siya ni Satanas, ang konsensya ng tao ay namanhid na. Siya ay naging immoral na. Ang saloobin niya ay lalong lumala at tuluyan nang naging paatras, pati ang pananaw niya. Mula sa mga salita ng Diyos, makikita natin ang pinagmula ng ating madalas na pagkakasala ay ang likas nating pagtataksil sa Diyos. Masyado nang malalim ang pagkakapinsala sa atin ni Satanas. Lahat ng uri ng laso ni Satanas ay lubusan nang nagkaugat sa kaloob-looban natin. Naging panuntunan ng kaligtasan at mga prinsipyo ng pag-uugali natin ang mga kaisipan ni Satanas at ang mga pilosopiya niya. Kaya ang mga pananaw natin ay naging laban sa salita ng Diyos at sa katotohanan. Kapag sinunod natin ang mga kaisipan at pilosopiya ni Satanas sa ating mga ikinikilos, lalabanan natin at susuwayin ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Kapag hindi nalutas ang mga bagay na ito, iyon ay kapag ang mga kaisipan natin at pananaw ay hindi nabaligtad at ang disposisyon natin ay hindi nagbago,
lalabanan natin ang Diyos magpakailanman at hindi tayo kailanman makikiayon sa Diyos. Sandali lang. Pwede bang magsalita ka pa tungkol sa likas na kasamaan ng tao at sa mga malademonyong kaisipan at pananaw na nagtutulak sa tao na kalabanin ng Diyos? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang sabi ng Panginoong Hesus, datapwat kayo ay huwag patawag kanino man na rabay dahil iisa lamang ang iyong guro, si Kristo, at lahat kayo ay magkakapatid. Datapwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging tagapaglingkod ninyo. At sino man ang nagmamataas ay mabababa. At sino man ang nagpapakababa ay matataas. Mula rito nakikita natin, ang mga nakakapagbigay kasiyahan sa Diyos ay ang mga taong bukal sa loob na nagpapakumbaba at tauspusong sumusunod. Mas bukal ang pagpapakababa, mas nagiging dakila sila. Kaya lang, ang pag-iisip at pananaw nating mga masama, ang taong mas itinataas at tinitingala, ay mas lalong niluluwalhati. Habang ang taong sunod-sunuran lang sa iba, ay tinitingnan bilang kahihiyan. Dahil nga, sinira tayo ng ganitong kaisipan at pananaw. Naging likas sa atin, ang maging masyadong arugante, mapagmataas, paimportante, makasarili, at nag-aatubili na magpailalim sa ibang tao, hindi natin kayang isagawa ang salita ng Diyos o kamtin ng pagkatakot sa Diyos at lumayo ng lubusan sa kasamaan. Katulad ng mga Hudyo na punong saserdote at mga Fariseo, kahit na lahat sila ay pamilyar sa kautusan at alam naman nila na kailangan ng Diyos na maging mapagkumbaba ang tao, nang dumating ang Panginoong Hesus para magministeryo, sila na itinutulak ng likas nilang kayabangan ay tumangging isuko ang matataas nilang posisyon sa sinagoga para sundin ang Panginoong Hesus. Sa huli, para lang manatili ang sariling estado, katanyagan at pakinabang, hindi lang nila hinatulan at pinatay ang Panginoong Hesus, kung saan-saan pa sila pumunta para lamang tugisin ang kanyang mga disipulo. Kung titingnan ngayon, kahit na lahat ng sumusunod sa Panginoon ay bukal sa loob na pinanghahawakan ng mga turo ng Panginoon at inuulit ang mga salita ng Panginoon, katulad ng maging mapagpakumbaba, maging matiyaga, maging mapagpatawad, maging mapagbigay at huwag maging mapanghusga, nang dumating ang Diyos ng mga huling araw para simula ng bago niyang gawain, dahil ang mga pag-iisip nila at pananaw ay walang katotohanan at likas sa kanila ang pagiging mapagmataas, walang pagpipigil nilang hinuhusgahan, hinahatulan, sinisiraan at nilalapastangan ang gawain ng Diyos. Mabuti patingnan natin ang sinasabi ng makapangyarihang Diyos tungkol dito. Buksan ninyo sa page 297. Halimbawa, kapag mayroon kang pagmamataas at pagmamalaki sa loob mo, magiging imposible para hindi itakwil ang Diyos. Pero sa halip, ipagagawa sa iyo na itakwil siya. Hindi mo gagawin yon ang sinasadya. Gagawin mo yon dahil sa iyong likas na pagmamataas at pagiging hambog. Ang pagmamataas mo at kapalaluan ang magtutulak sa iyo na maliitin ang Diyos. Yon ang magtutulak sa iyo na tingnan ng Diyos nang wala ni kapirasong pagpapahalaga. Yon ang magtutulak sa iyo na itaas ang iyong sarili nang higit sa kanino man. Ito ang magtutulak sa iyo na patuloy na ipagmalaki ang iyong sarili sa lahat ng bagay. At ang pinakahuli, ito ang magtutulak sa iyo na umupo sa lugar ng Diyos at magpatotoo para sa iyong sarili. Sa huli, ito ang magtutulak sa iyo na gawin ang iyong mga sariling mga ideya, sariling mga iniisip at konsepto na maging mga katotohanan na sasambahin ng lahat. Tingnan kung gaano katinding kasamaan ang ginawa ng mga tao sa ilalim ng pangingibabaw ng kanilang pagiging likas na mapagmataas at mapagmalaki. Ipinapakita nito sa ating lahat na kapag ang likas na kasamaan at mga laso ni Satanas sa kalooban ng tao ay hindi nalutas, hindi nila magagawang sundin ng Diyos at lalong hindi sila magiging kaayo ng Diyos. At ang magagawa lamang nila ay walang iba kundi ang magkasala ng hindi sinasadya at labanan ng Diyos at pagtaksila ng Diyos. Ang Diyos na mga huling araw ay dumating para ipahayag ang katotohanan, hatulan at ibunyag ang likas na kasamaan ng tao at ang mga pag-iisip at pananaw ni Satanas na nasa loob nila. Ipaunawa sa kanila at ipakita ng malinaw
na ang mga lasong iyon ni Satanas ay pawang walang katotohanan at walang kasingsama at ang lahat ng iyon ay pawang pagsalungat sa Diyos at kung bubuksan nila, ang kanilang mga puso at isipan ay makakaya nilang tanggihan, talikuran at ayawan ng mga iyon at tanggapin ang katotohanan na nanggagaling mula sa Diyos. Sa ganitong paraan lamang, lubusang makakawala ang tao sa kasalanan at lubusang makakamta ng Diyos. Sinabi mong ginagamit ng Diyos ang mga salita para hatulan at linisin ng tao? Ginamit ng Diyos ang mga salita sa paghatol sa sangkatauhan, sa luma at sa bagong tipan. Ang paghatol ng Diyos ay hindi iniwan ng tao kailanman. Sandali, hindi ba maaaring hatulan at linisin at iligtas ng mga salitang yun ng tao? Sapat na ang paggamit sa mga salita ng Panginoon para hatulan ng mga kasalanan natin at ayusin ang pag-uugali natin ng naaayon sa Biblia. Ang sinabi mo tungkol sa Diyos na kinakailangan pang gumamit ng mga salita upang maisagawa ang kanyang paghatol at paglilinis ay hindi na kailangan. Nagbitaw ang Diyos ng mga salita ng paghatol sa Biblia. Hindi na mahalaga kung nasa lumang tipan man ang mga yun o nasa bagong tipan. Hindi na kailangan pang magpahayag ng mas maraming salita ng paghatol ang Diyos. Ang dapat mo sigurong gawin ay balikan mo ang Biblia ngayon at basahing mabuti ang tungkol sa bagay na yon. Mga kapatid, kahit na may sinabi ang Diyos na ilang mabibigat na salita sa lumang tipan at sa bagong tipan, ang mga salitang iyon ay hindi pareho ng mga salitang paghatol na ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw. May punto siya. Hindi ko pa narinig dati ang mga salita na ang mabibigat na salitang sinabi ng Diyos sa panahon ng kautusan at panahon ng biyaya ay mga salita lamang ng kaparusahan at pagsaway ng Diyos sa tao batay sa pinagmulan ng panahon at hindi para ilantad ang kalikasan ng tao o ang mga kaisipan at mga ideya sa loob ng tao. Dahil ang pangunahing gawain ng Diyos na Jehovah sa panahon ng kautusan ay ipahayag ang mga batas at gamitin ang mga batas para gabayan ang tao. Ang sino mang lumalabag sa kautusan ay sasailalim sa paghatol. Pero ito ay kaparusahan lang na nakatutok sa isang tao o sa ilang mga taong lumabag sa mga batas. Sa panahon ng biyaya, pangunahing isinagawa ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagtubos. Ang kanyang mga salita ng pagsaway ay pawang nakatutok lamang sa mga Hudyong Fariseo noong panahong yun, kung saan isinagawa ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Sa makatuwid, ipinapahayag ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan para ilantad ang kalikasan at diwa ng tao, para himayin ang mga salita at ginagawa ng tao, hatulan ng kabuktutan at pagsuway ng tao, para maipaunawa sa kanila ang pagkamatuwid at ang hindi mabaling disposisyon ng Diyos at ang realidad ng sarili nilang kasamaan. Sa ganon matakot sila sa Diyos at iwaksi ang kasamaan at padalisayin ang masama nilang disposisyon at makamta ng kaligtasan ng Diyos. Ano? Ilalantad mo ang likas na kasamaan at hihimayin mo mga salita at mga ginagawa nila? Ngayon ko lamang narinig ang sinasabi mong yan. Mga kapatid, tingnan natin ang sinabi ng makapangyarihang Diyos tungkol dito. Buksan niyo sa page 42 ng Ang Balumbon na Binuksan ng Kordero. Pagdating sa salitang paghatol, may isip mo ang mga salita na sinabi ni Jehovah sa lahat ng lugar at ang mga salita ng pagsaway na sinabi ni Jesus sa mga Fariseo. Sa kabila ng kabigatan ng mga salita, ang mga salitang yun ay hindi paghatol ng Diyos sa tao, kundi mga salita lang ng Diyos na sinabi niya sa ibang kapaligiran, iyon ay sa ibang pinangyarihan. Ang mga salitang iyon ay hindi katulad ng mga salitang binigkas ni Kristo habang hinahatulan niya ang tao sa mga huling araw. Sa mga huling araw, si Kristo ay gumagamit ng iba't ibang katotohanan para turuan ng tao, para ilantad ang diwa ng tao, at himayin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan, katulad ng tungkulin ng tao, kung paano dapat sumunod ang tao sa Diyos, kung paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, kung paano dapat mamuhay ng may normal na kabutihan, pati na rin ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa. Ang lahat ng mga salitang ito ay nakatutok lamang sa kakanyahan ng tao at sa kanyang masamang disposisyon. Sa partikular, ang mga salitang iyon na nagbubunyag kung paano nilalabanan ng tao ang Diyos ay binigkas kung paanong ang tao ay naging sagisag ni Satanas at kung paano naging isang puwersa ng kaaway na laban sa Diyos.
sa pagsasagawa ng kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang basta nilinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao sa ilang mga salita lamang. Inilalantad niya, hinaharap niya at pinuputulan niya sa mahabang panahon ang mga ganitong pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo at pagpuputol ay hindi maaaring palitan ng mga karaniwang mga salita lamang, kundi ng katotohanan na hindi kailanman tinataglay ng tao. Ang mga ganitong uri ng pamamaraan lang ang itinuturing na paghatol. Tanging sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol maaaring mapasunod ang tao at maaaring lubusang mahikayat din ang tao na magpasakop sa Diyos at maliban pa rito ay maaari rin makamit ng tao ang tunay na karunungan ng Diyos. Malinaw na sinabi sa atin ng makapangyarihang Diyos na sa mga huling araw, ang pangunahing gawain ng Diyos na isinagawa niya ay ang gamitin ang kanyang salita para hatulan at linisin ang masamang disposisyon ng tao. Ito rin ang gawain ng pagbubukod-bukod ng lahat ng tao ayon sa kanilang uri at bukod doon ang gawain ng katapusan ng kapanahunan. Nagsasalita at gumagawa ang Diyos na pinupuntirya ang likas na pagiging swail ng tao sa Diyos at ang kakanyahan nito. Lahat ng tao na tumanggap sa gawain ng Diyos na mga huling araw ang pakay ng paghatol at paglilinis ng Diyos. Ah, mas naiintindihan ko na ngayon. Ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay para linisin ang tao at para baguhin ang tao. Naiiba ito sa pagsaway ng Panginoong Hesus sa mga Fariseo. Pastor Cho, anong masasabi mo? Puro mabuti at makatwiran ang mga sinabi nila. Ay, ang ilan nga ay tumatago sa puso ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na makumbinsi. Talaga nga bang nagagawa ng Diyos ang bagong gawain ng paghatol sa pamamagitan ng mga salita? Maari kayang ang paglipat ng gawain ng Diyos ang talagang dahilan ng pagkawasak ng iglesia? Ang gawain ng paghatol sa salita ng makapangyarihang Diyos ay tinupad ng mga salita ng Panginoong Hesus. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay, kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig ang mga ito ang kanyang sasalitain. At kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ito ay ang tunay na pagbigkas ng katotohanan. Ang espiritu ng katotohanan. Dumating siya at nagpahayag ng ilang milyong mga salita para gabayan ng tao sa lahat ng katotohanan, palayain ng tao sa kasalanan at makamta ng pagdadalisay. Tinutupad nito ang mga salita ng Panginoong Hesus. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw. Sinasabi ng Biblia na lahat ng bansa ay mananangis kapag sinagawa ng Diyos ang kanyang paghatol sa mga huling araw. Hindi pa namin nakita na nangyari yun. Kaya paano mo nasasabing na isagawa na ng Diyos ang kanyang gawain ng paghatol? Sinabi ko na sa iyo na ang mga sinasabi nila ay hindi umaayon sa Biblia. Kung naisagawa na talaga ng Diyos ang gawain ng paghatol, sana napaghiwalay na ang mabuti at ang masama. Bakit wala pang winasak na masasamang tao at mga taong matuwid na pumapasok sa kaharian ng langit? Hindi pa naparusahan ng mga masasamang tao, kaya paano yun matatawag na paghatol? Mga kapatid, ito ang dati nating iniisip. Ang araw ng muling pagdating ng Panginoon para isagawa, ang kanyang paghatol ay ang araw na magluluksa ang lahat ng bansa. Sa katunayan, ito ay paniniwala at imahinasyon lang ng tao at hindi pa ang totoong sitwasyon. Ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay ang gawain ng lubusang paglilinis at pagliligtas sa tao sa kasalanan. Isinasakatuparan ng gawaing ito ang mga salitang ang paghatol ay dapat magsimula sa tahanan ng Diyos. Sa mga huling araw, ipinapahayag ng Diyos ang mga salita sa kanyang mga mananampalataya. At sa pamamagitan ng paghatol sa kanyang mga salita, naiiba ang mabuti at masama, lubusang nalilinis. Ang lahat ng mga nagmamahal sa katotohanan at naghahangad sa kanyang pagpapakita. Habang kasabay nito ang mga paglalantad sa lahat ng mga namumuhi sa katotohanan at lumalaban at tumatanggi sa Diyos bago gantimpalaan ang mabuti at parusahan ng masama.
Sa makatuwid ang paghatol, sa mga huling araw ay pagliligtas, hindi pagwasak. Basahin natin ang sipi ng salita ng makapangyarihang Diyos. Hayaan mong ako munang magbasa. Buksan sa pahina 808. Hindi dumating ang Diyos para pumatay o mangwasak, kundi para humatol, magsumpa, magkastigo at magligtas. Bago ang pagtatapos ng kanyang 6,000 taong plano ng pamamahala, bago niya ipakita ang katapusan ng bawat kategorya ng tao, ang gawain ng Diyos sa mundo ay para sa kapakanan ng kaligtasan ng tao. Ang lahat ng ito ay para gawing ganap na kumpleto ang mga nagmamahal sa kaniya at maisama sila sa pagpapasakop sa kanyang kapangyarihan. Dumating ang Diyos para isagawa ang gawain niya sa lupa, nang sa ganon ay mailigtas ang masamang sangkatauhan, walang kasinungalingan dito. Sapagkat kung hindi, tiyak na hindi siya darating para gawin ang personal ang gawain niya. Ang layunin ng Diyos sa pagsasagawa ng kanyang gawain sa tao ay upang mabigyan nila ng kasiyahan ang kalooban ng Diyos. At isinakatuparan ang lahat ng iyon para iligtas ang tao. Sa makatuwid, noong panahon ng kanyang pagliligtas sa tao, hindi niya isinagawa ang gawain ng pagpaparusa sa tao. Hindi pinarurusahan ng Diyos ang masasama o ginagantimpalaan ng mabubuti o ipinapahayag ang mga kahahantungan para sa iba't ibang uri ng tao. Sa halip, kapag nakompleto na ang huling yugto ng kanyang gawain, sa kanya parurusahan ng masasama at gagantimpalaan ng mabubuti at ihahayag ang katapusan ng lahat ng uri ng tao. Malinaw na sinasabi sa atin ng mga salita ng makapangyarihang Diyos na sa mga huling araw, ginagamit ng Diyos ang mga salita niya sa paghatol sa tao, lubusang ginagawang perpekto, ang lahat ng tunay na nananalig sa Diyos at kayang tanggapin ang paghatol ng Diyos upang linisin ang ganap. Pagkatapos, gagantimpalaan niya ang mabuti at parurusahan ng masama at pupok sa inang buktot. Ang pagbabalik ng Panginoon ay para hatulan ang tao sa pagpapahayag ng mga salita para maunawa ng lahat ng katotohanan at makamit ang kaligtasan ng Diyos bago gantimpalaan ang mabuti at parusahan ang masama. Ang gawain ng Diyos ay talagang hindi madaling maintindihan ng tao. Elder Ran, Pastor Cho, ang mga sinasabi nila ay wala na sa Biblia. Patuloy pa ba kayong makikinig sa kanila? Sinasabi ng Biblia na ang isang tao ay tiyak na maliligtas hangga't umaasa siya sa biyaya ng Panginoon. Panghawakan ng kaligtasang nanggaling sa Panginoon. Sa Panginoong Hesus lang tayo dapat manalig. Tayo na, tara! Pastor Han, sabi sa Biblia, subukin niyo ang lahat ng mga bagay, ingatan niyo ang mabuti. Sa totoo lang, may punto at makatwiran ang mga sinabi nila. Manatili muna tayo at makinig sa kanila. Oo nga, Pastor Han, makinig pa tayo. May saysay ang mga sinasabi nila. Tama. Mahalaga talaga sa paghahanap natin sa katotohanan ang mga sinabi nila. Huwag kayong maniwala sa mga narinig nyo sa kanila. Magtiwala tayo sa kaligtasan ng Panginoon. Makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Mas maaasahan yun. Hindi na kailangan pa ang paghatol ng Diyos. Nararamdaman kong mula sa Diyos ang sinasabi nila at malulutas na ang likas na pagiging makasalanan natin. Mas mabuti kung makikinig pa tayo. Pastor Cho, Elder Ran, dapat nating panghawakan ang daan ng Panginoon. Bahala na kayo! Pastor Han, tandaan mo, marunong ang Diyos. Palaging hindi umaayon ang gawain ng Diyos sa paniniwala ng tao. Sana naman manatili ka muna at makinig. Pastor Han, sandali lang! Pastor Han! Elder Ran, maupo ka. Sister! Elder Ran, maupo ka. Ngayon, matapos kong makinig, medyo nauunawaan ko ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Pero paano isinasagawa ng Diyos sa mga huling araw ang gawain ng paghatol at paglilinis sa tao? Sa tanong na kung paano isinasagawa ng Diyos ang paghatol at paglilinis sa tao sa mga huling araw, mabuting basahin natin ang ilang sipi ng salita ng makapangyarihan Diyos. Ang balumbon na binuksan ng kordero, page 43. Sa pagsasagawa ng kanyang gawain ng paghatol
hindi lamang basta nilinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao sa ilang mga salita lamang. Inilalantad niya, hinaharap niya, at pinuputulan niya sa mahabang panahon. Ang mga ganitong pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo, at pagpuputol ay hindi maaaring palitan ng mga karaniwang mga salita lamang, kundi ng katotohanan na hindi kailanman tinataglay ng tao. Ang mga ganitong uri ng pamamaraan lang ang itinuturing na paghatol. Tanging sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol maaaring mapasunod ang tao at maaaring lubusang mahikayat din ang tao na magpasakop sa Diyos at maliban pa rito ay maaari rin makamit ng tao ang tunay na karunungan ng Diyos. Ang nadadala ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa totoong mukha ng Diyos at ang katotohanan tungkol sa kanyang pagiging rebelde. Ang gawain ng paghatol ay nagpapahintulot sa tao na magkaroon ng pag-unawa sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos at sa mga misteryo na hindi niya lubos na nauunawaan. Nagpapahintulot din ito sa tao na kilalanin at malaman ang kanyang masamang diwa at ang ugat ng kanyang kasamaan. At pati na rin sa pagtuklas sa kapangitan ng tao. Ang mga epekto na ito ay dalang lahat ng gawain ng paghatol. Sapagkat ang sangkap ng gawain ito ay gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan at ng buhay ng Diyos para sa lahat ng tao na may pananampalataya sa Kanya. Ang gawain ito ay gawain ng paghatol na ginawa ng Diyos. Kung hindi mo isinaalang-alang ang mga katotohanan ito nang may pagpapahalaga at patuloy na iniisip na iwasan sila, naghahanap ng ibang paraan upang makatakas mula sa kanila. Kung gayon, sasabihin ko na isa kang talamak na makasalanan. Kung mayroon kang pananampalataya sa Diyos, pero hindi mo hinahangad ang katotohanan o ang kalooban ng Diyos, o hindi mo minamahal ang paraan na siya mag-aakay sa iyo palapit sa Diyos, kung gayon, sasabihin ko na isa kang taong pinipilit na takasan ng paghatol, at ikaw ay isang papet at taksil na tumatakas mula sa dakilang puting trono. Hindi paliligtasin ng Diyos ang sinumang rebelde na tumatakas mula sa kanyang mga paningin. Ang mga ganoong tao ay makakatanggap ng mas matinding kaparusahan. Elder Ann, parang naririnig ko ang tinig ng Diyos. Oo, at mabigat ang mga salitang iyon. Tinataglay ng mga salita ang otoridad ng Diyos at hindi pwedeng tao lang ang nagsabi. Panginoon, sabihin mo, ito ba ang tinig mo? Kung hindi, sino ang maaring magbigay ng babala sa sangkatauhan? Panginoon. Mga kapatid, sa mga gawain niya sa mga huling araw, ipinapahayag ng Diyos ang katotohanan batay sa likas na kasamaan ng sangkatauhan at sa masamang disposisyon. Ginagamit niya ang katotohanan sa paghatol at pagkastigo sa pagsuway at kabuktutan ng tao. Hinahayaan tayong sumailalim sa paghatol, sa kanyang mga salita at magkaroon ng pangunawa sa katotohanan para malaman ang kanyang kasamaan at kawalang saysay ng iba't ibang kaisipan at pananaw ni Satanas. Malaman ang realidad ng kasamaan natin sa paglaban at pagtakwil sa Diyos at malinaw na makita ang karumihan at kapangitan ng sarili nating kaluluwa. Mabubuo ang pagsisisi sa loob natin at magagawa nating kamuhian at usigin ang sarili natin. Tatalikuran natin ang mga maling pag-iisip at pananaw na ito at hindi na kailanman aasa pa sa likas nating kasamaan at kikilos na tayo na naaayon sa mga salita ng Diyos at magbabago na pati ang disposisyon natin sa buhay. Ito ang kinalabasan ng gawain ng paghatol at pagkastigo. Pagkatapos kong marinig ang mga sinasabi mo, pakiramdam ko kaya na ng sangkatauhan na lutasin ang problema sa kasalanan sa pamamagitan ng pag-unawa sa katotohanan. Pwede niyo bang ibahagi sa amin ang mga patotoo ninyo? Oo nga, gusto namin pakinggan ang mga patotoo ninyo. Dati iniisip nating lahat na ang pananalig sa Diyos ay para maligtas ang ating kaluluwa, para magkaroon tayo ng kapayapaan ng laman at para tamasahin ang walang hanggang pagpapala ng Diyos. Sa makatwid, nagpabaya tayong lahat, naglakbay,
at gumugol para sa Panginoon sa ilalim ng kontrol ng paniniwalang ito. At laging humihiling ng biyaya at pagpapala mula sa Panginoon. Iniisip natin na tayo ang pinakakwalipikado para tamasahin ang mga bagay na ito. Pero matapos ko lang tanggapin ang gawain ng paghatol ng Diyos at basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, saka ko naunawaan na mali ang pananaw natin. Hayaan ninyong basahin ko para sa inyo. Sa pahina 1045 ng Ang Balumbong Binuksan ng Kordero. Ang relasyon ng tao sa Diyos ay parang isa lamang sa mga hubad na pansariling interes. Isa itong relasyon sa pagitan ng tumatanggap at nagbibigay ng pagpapala. Sa madaling salita, ito ay tulad ng relasyon sa pagitan ng trabahador at ng amo. Nagtatrabaho lamang ang empleyado para matanggap ang mga gantimpalang ipagkakaloob ng among pinagtatrabahuhan. Sa isang relasyong katulad nito, walang anumang pagmamahal, tanging kasunduan lamang, walang mapagmahal at minamahal. Ang tanging mayroon lamang ay pagkakawang gawa at awa. Walang pag-unawa. Ang tanging mayroon lamang ay pagbibitiw at panlilin lang. Walang pagkakapalagayang loob. Ang tanging mayroon lamang ay isang malaking agwat na hindi mapag-uugnay. Sa harap ng ipinahayag ng mga salita ng Diyos, napahiya tayong lahat. Nakita natin na napakalalim ng kasamaan natin. Masyadong kasuklam-suklam at sakim ang likas nating katangian. Walang anumang kabutihan at katwiran. Naniwala tayo sa Diyos, hindi para hanapin ang katotohanan o ituloy ang pagmamahal sa Diyos upang makapamuhay ng isang makabuluhang buhay, kundi upang masunod ang pansarili nating pagnanasa sa mga pagpapala. Kumikilos tayo at gumugugol para sa walang hanggang pagpapala ng Diyos. Sa ngayon, lalong nagsisisi ang mga puso natin at gusto ng talikuran ang ambisyon natin at pagnanasa. Sa pagsunod sa katotohanan, batay sa pamantayan ng Diyos, unti-unti tayong nakawala sa pananalig sa paghingi ng tinapay para mabusog. Napakaganda. Noong maranasan ko ang salita ng makapangyarihang Diyos, naramdaman ko talaga na sa pamamagitan ng paghatol sa kanyang salita, ang mali kong pananaw noon sa paniniwala sa Diyos ay nabago na ng tuluyan. Nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos na mga taong ginawa ng perpekto ay kailangan upang matupad ang kanilang mga pansariling hangarin. Yun ay isang pag-ibig na likas. Isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. At hindi isang kalakal. Mahal nila ang Diyos nang walang ibang dahilan maliban sa pagkakilala nila sa Kanya. Ang mga ganitong tao ay walang pakialam kung pagkalooban man sila ng biyaya at sapat na sa kanila ang mabigyan ng kasiyahan ng Diyos. Sila ay hindi nakikipagtawaran sa Diyos. Hindi rin nila sinusukat ang kanilang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng budhi. Yamang ibinigay niyo sa akin ang pagmamahal, kaya minamahal ko kayo bilang kapalit. Kung hindi niyo ako binigyan ng pagmamahal, kung gayon, bilang kapalit, wala rin akong ibibigay na pagmamahal sa inyo. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag at paggabay ng salita ng Diyos, na pagtanto ko na hanggat buhay ang tao, dapat silang sumamba sa Diyos at itaguyod ang pag-ibig ng Diyos. Katulad ng masunuring anak sa kanilang sariling magulang, walang kondisyon, walang dahilan, at higit sa lahat, walang mga hinihingi. Ito ang budhi at katwiran na kailangan magkaroon ng tao upang maging mabuting mga anak sila ng Diyos. Sa makatwid, lalo kong kinasuklaman ang sarili ko noon. Ginusto kong magsisi at magbago at ayoko nang basta makipagkasundo lang sa Diyos. Mula noon, nagawa kong gampanan ng matapat ang pagiging masunurin sa harap ng Diyos at tinatanggap ko ang pamumuno at kasakdalan ng Diyos hanggang ngayon. Nakita ko nang naranasan ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, tanging sa pagtanggap, sa paghatol at pagkastigo sa mga salita ng Diyos ko lamang
naiintindihan ang aking satanikong kalikasan na lumalaban at nagtatakwil sa Diyos. Saka ko lang malalaman ang matuwid at hindi matitinag na disposisyon ng Diyos. Saka lang ako makakalaya sa kasalanan at magiging isang bagong tao. Kung wala yun, mabubuhay tayo sa kasalanan magpakailanman. At hindi tayo magiging karapat-dapat dalihin ng Diyos sa magandang patutunguhan. Totoo ang naging karanasan niya. Ito ang pagpapatotoo na hindi pa natin narinig dati. Oo. Nanggaling talaga sa Diyos ang pangangaral na ito. Kung hindi man, sino pa ang may kayang ilantad ang kasamaan ng tao at gawin sa kanila ang ganitong pagbabago? Napakatotoo ng pagliligtas na ito. Preacher ko, kailangan ba naming tanggapin ang paghatol at pagkastigo ng salita ng makapangyarihang Diyos para maligtas? Oo, Elder Ann. Tungkol sa tanong mo na yan, basahin natin ang CP ng salita ng makapangyarihang Diyos. Buksan natin ito sa pahina 1024. Ang maninindigan sa panahon ng paghatol at pagkakastigo ng Diyos sa mga huling araw, iyon ay sa panahon ng pangwakas na gawain ng paglilinis, ay ang mga makakasama na papasok sa huling pahinga kasama ng Diyos. Sa makatuwid, ang lahat ng papasok sa kapahingahan ay pawang nakalaya na sa impluensya ni Satanas at nakamit na ng Diyos. Matapos sumailalim sa kanyang pangwakas na gawain ng paglilinis, ang mga taong ito na lubusang nakuha ng Diyos ang papasok sa huling hantungan. Ang diwa ng gawain ng Diyos na pagkastigo at paghatol ay para linisin ang sangkatauhan. At ito ay para sa araw ng huling hantungan. Kung hindi man, ang buong sangkatauhan ay hindi makakasunod sa kauri nila o makakapasok sa huling hantungan. Ang gawain ito ang nag-iisang daan ng sangkatauhan upang makapasok sa huling hantungan. Sa mga salita ng makapangyarihan Diyos, kita nating sa mga huling araw, ang Diyos ay nagkatawang tao upang ipahayag ang mga salita para hatulan at kastiguhin ang tao upang linisin at baguhin. Ito ang tanging daan para sa tao na makilala ang Diyos at maligtas. At ito rin ang tanging landas para makapasok ang tao sa pahingahan. Ang mga salitang ito ay nabanggit na rin ng maraming beses sa mga propesiya sa aklat ng pahayag. Ang may pakinig ay makinig sa mga sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ipinapakita nito na ang mga salita ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay masyadong importante para sa atin na masamang sangkatauhan. Kapag tumanggi kang tanggapin ito, mawawala sa iyo ang walang hanggang kaligtasan ng Diyos. Kapag ganoon ang nangyari, hindi ka maliligtas. Tama, totoo yun. Ang idinudulot ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ay pawang kaligtasan at pagiging perpekto. Tanging sa pagtanggap at pagsunod sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, makukuha natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos at ang lubos na kaligtasan. Lahat ng taong tumanggi sa gawain ng paghatol sa mga huling araw ay sasailalim sa kaparusahan ng Diyos at magtitiis sa kapahamakan at pagkawasak. Katulad dito ng sinabi ng makapangyarihang Diyos, hayaan ninyong basahin ko. Buksan ninyo sa pahina 57 ng Ambalumbong Binuksan ng Kordero. Si Kristo ng mga huling araw ay nagdadala ng buhay at nagdadala ng matatag at walang hanggang daan ng katotohanan. Ang katotohanan ay ang daan kung saan ang tao ay magkakaroon ng buhay at ang tanging daan kung saan makikilala ng tao ang Diyos at sasang-ayunan ng Diyos. Kung hindi ninyo hinahanap ang paraan ng pamumuhay na ibinigay ni Kristo sa mga huling araw, kung gayon, hindi ninyo makakamtan ang pagsang-ayon ni Jesus at hindi kailanman magiging kwalipikadong makapasok sa pinto ng kaharian ng langit. Dahil ikaw ay parehong papet at bilanggo ng kasaysayan. Ang mga kontrolado
na mga panuntunan, kasulatan at kinadena ng kasaysayan ay hindi kailanman magkakaroon ng buhay at hindi kailanman makakamtan ang walang hanggang paraan ng pamumuhay. Yon ay dahil ang mayroon lang sila ay malabong tubig na hindi umaagos sa loob ng libu-libong taon. Sa halip na ang tubig ng buhay na dumadaloy mula sa trono, ang mga hindi nabibigyan ng tubig ng buhay ay mananatiling mga bangkay, mga laruan ng demonyong si Satanas, at mga anak ng impyerno magpakailanman. Ito talaga ang tinig ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Totoo, nagbalik na ang Panginoon. Tama. Tanging ang makapangyarihang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin. Ang gawain ng Diyos ay hindi naghihintay kanino man. Kung hindi makakasunod ang tao, mawawala sa kanila ang kaligtasan ng Diyos. Basahin natin ang ilang mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos. Buksan niyo sa pahina 135 at basahin natin ang talata. Ang gawain ng Diyos ay katulad ng napakalalakas na mga alon. Walang sino mang makakapigil sa Kanya at walang sino man ang maaaring magpahinto sa Kanyang mga yapak. Tanging ang mga nakikinig lang ng mabuti sa Kanyang mga salita at naghahangad at nauuhaw sa Kanya ang makasusunod sa Kanyang mga yapak at makakatanggap ng Kanyang pangako. Ang mga hindi naman ay mapapasa ilalim sa napakatinding kapahamakan at nararapat na kaparusahan. Nakakapukaw ng isipan ng Kanyang mga salita. Itinuro nila ang daan para puksain namin ang aming masamang disposisyon at maligtas. Tama. Kailangan pa namin itong pag-aralan. Ang salita ng makapangyarihan Diyos, ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Tanging sa pagtanggap lamang ng pagkastigo at paghatol ng Diyos sa mga huling araw natin, makakamit ang pagpapala at pangako ng Diyos. Tama. Hindi kailanman malulutas ng tao ang sarili niyang kasalanan. Ang pakikinig sa salita ng makapangyarihang Diyos ang nagbigay sa akin ng lubos na kaliwanagan. Natagpuan ko ang daan upang puksain ang kasalanan. Purihin ang makapangyarihang Diyos. Pagkatapos ng paulit-ulit kong pagsisiyasat dito, nararamdaman ko sa puso ko na ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay talagang napakapraktikal. Kahit na hindi ko gaanong nauunawaan ang mga salita ng Diyos, nahipo ng mga salitang yon ang puso ko. Naniniwala ako na ito ang bagong simula para sa akin. Salamat sa Panginoon dahil pinagbigyan niya akong marinig ang mga salitang yon. Nilutas nito ang pagkalito ko sa maraming taon ng paniniwala ko sa Diyos. Naliwanagan ang kalooban ko. Pasalamatan at purihin natin ang makapangyarihang Diyos. Akala ko noon naligtas na ako ng biyaya dahil sa pananalig ko sa Panginoong Hesus na napatawad na ng Panginoon ang mga kasalanan ko sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. At ang gagawin ko na lang ay hintayin ng Panginoon ay pagkaloob sa akin ang mana ng kaharian ng Diyos. Dahil doon, lagi akong nagpapasalamat. Pero hindi ko nagawang makawala sa mga problema sa kasalanan. Inuusig ako ng puso ko pagkatapos kong magkasala at hindi ako natatahimik. Pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Hindi ko rin maharap ang mga kapatid sa iglesia. Hindi ako karapat-dapat mangaral sa kanila mula sa pulpito. Lagi kong tinatanong ang sarili ko sa tulad kong makasalanan, nalubog sa kasalanan at hindi makawala. Paano ko tatanggapin ang pagpapala ng Panginoon kapag bumalik na siya?
paano ko haharapin ang banal at makatwirang Panginoon para malutas ang kasalanan ko sa Diyos? Nananalangin ako ng husto at naghanap ng kasagutan. Pero hindi ko natagpuan ang tunay na sagot. Ang totoo, ang pagliligtas ng makapangyarihang Diyos ay dumating sa akin noon. Dahil hindi ako masunurin, patuloy kong kinundina, hinusgahan at tinanggihan ang Diyos. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Kahit makasalanan ako, hindi niya ako iniwan at niligtas pa rin ako. Amen. Mga kapatid, dahil sa pakikipag-usap ko sa inyo nitong mga huling araw, naunawaan ko na ang makapangyarihang Diyos ang tunay na pagbabalik ng Panginoon. Amen. Maaring magawa ng kanyang paghatol sa mga huling araw na iligtas tayo sa kasalanan. Amen. Salamat sa makapangyarihang Diyos sa lahat. Pinahintulutan niya ako na masaksihan ng harapan ang pagpapakita ng Diyos sa buhay na ito. Amen. Pasalamatan natin at purihin ang makapangyarihang Diyos. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Ang pagbabantay na ito ay walang katiyakan. At marahil ang pagbabantay na ito ay malapit nang magwakas. Pero dapat mong malaman kung nasaan ngayon ang puso mo at espiritu. Makapangyarihang Diyos, matagal ko kayong hinahanap sa iba't ibang denominasyon at sekta. Pero naging hangal ako, hangal, at napakatagal kong naging bulag. Ni hindi ko nakilala ang inyong tinig. Dapat talaga ako sumpain. Dapat ako sumpain. Makapangyarihang Diyos, naging bulag ako. Naging bulag ako. Makapangyarihang Diyos, ako ay kumapit sa paniniwalang manalig ka lamang at maliligtas ka. Pero patuloy akong namuhay sa kasalanan. Nagpatuloy akong kumapit sa Biblia. At sa sarili kong maniniwala sa reliyon. Makapangyarihang Diyos, wala akong nalalaman sa gawain mo. Diyos ko, nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Isa akong makasalanan na lumaban sa inyo. Patawarin niyo ako. Kahit hindi ako karapat-dapat na lumapit sa inyo. Gusto ko lamang ilaan ang nalalabing bahagi ng buhay ko.
para suklian ang pag-ibig niyo, Diyos ko. Hindi kailanman magsisimulang muli ang Diyos sa ibang lugar. Magagawa ng Diyos ang katotohanan ito. Papapuntayin niya sa kanyang harapan ang mga tao sa buong sinukop at sasamahin niya ang Diyos sa buong kalupaan. At ang gawain niya sa ibang mga lugar ay matitigil at ang mga tao ay mapipilitan na hanapin ang tunay na daan. Matutulad ito sa nangyari kay Jose. Ang lahat ay nagpuntahan sa kanya para rumin ng pagkain at yugo sa kanya ang lahat sapagkat mayroon siya ng mga bagay na makakain upang maiwasan ang matinding pagkagutom. Ang mga tao ay mapipilitan na hanapin kung saan ang tunay na daan. Ang buong komunidad ng relihiyon ay nagdusa ng matinding pagkagutom. At tanging ang Diyos lamang na ngayon ay ang bukal ng buhay na tubig na siyang nagmamayari ng bukal na walang tigil sa pagdaloy na ipinagkaloob para tamasahin ang tao at ang mga tao ay lalapit at aasa sa Kanya. Iyon ang magiging panahon kung kailan ang mga gawain ng Diyos ay mahahayag at ang Diyos ay bibigyan ng kaluwalhatian.